po sama-sama pong muli tayo manalangin, magdarasal at magdebosyon sa banal na Santo Rosario upang ang ating mga intensyon at kahilingang panalangin spiritually, physically ay idali ng ating mahal na Birheng Maria sa tulong ng kanyang esposo na si San Jose, San Michael, San Rafael, San Gabriel, sa lahat ng mga anghel at mga banal naway makarating ang ating mga kahilingan sa paanan ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Muli, itaas natin ang mga taong patuloy na humihingi sa atin ng panalangin kagalingan, spiritually at physically. Muli, upisahan natin sa mga biktima ng Odette na nakaraang bagyo at sa mga namayapa doon sa ating paparating na eleksyon na way maging mapayapa at makabuluhan at humirang ang ating Diyos ng tunay na presidente na maluluklok at siyang mag-aangat sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas at mayroong malasakit sa mamamayan ng ating bansa. Ganun din ang lahat ng mga kaparian, mga madre, obispo, Santo Papa, o Francis na may patuloy nating ipagdasal ang ating Santo Papa. At ganun din po ang ating mga lay people, mga religious leader, at ganun din po ang ating mga separated brethren. Itaas din natin ang mga biktima ng COVID-19, ang mga OFW, lahat ng OFW sa iba't ibang panig ng daigdig na naninirahan din at nagtatrabaho doon, naway ingatan sila ng ating Panginoon. Ganun din po yung mga nakaratay sa kumanig ng karamdaman, COVID man yan o ano pa man, naway dumating sa kanila ang kagalingan kanilang inaasam. At sa lahat ng mga frontliners sa iba't ibang panig ng daigdig na nakikipaglaban sa COVID-19. Ganon din sa mga tao may mabubuting kalooban na nagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa. Ang Diyos po ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. At sigit sa lahat, ipanalangin natin ang ating mga kasalanan na nagagawa sa araw-araw na way ipatawad sa atin ito sa pamamagitan ng ating pagsamo at paghingi ng tulong panalangin sa mga banal. Ay darin po ito sa harapan ng ating Panginoon. Lalo-lalo na din po yung mga taong nagugutom, walang namakain at may karamdaman at ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na na may makatagpo sila ng awa at habag sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid at ganun din po isama natin sa ating panalangin ng ating mga kapatid na humihingi ng maagap na paggaling para po sa kanilang mga karamdaman. Katulad po nila Sis Nilda Paayas, Sister Yes, Sis Evelyn Benaflor, Bro Ruel Kulibrima, Bro Rogelio Maglalang, Bro Arnold Maglalang, Bro Robert and family, Sis Maria Ilsan Mercutio, Sis Christina Patasni, Sis Lorena David, Bro Joey Calderon, Kalili March Paldez, Michelle Dirsig, Bro Emmanuel Domingo, Wilbert Acosta, Daniel Nicolas, Brian Nicolas, and Owen Nicolas, Felix Cepada, Jason Pacheco, PL Pilomena. At ganun din, isama natin sa ating mga prayer intention ng ating mga kapatid na humihingi ng panalangin para sa kanilang mga natatanging kahilingan. Katulad po nila Sis Neng V, Bro Floristo, Bro Reynold, Sis Nenita, and Robert Villarin Sr., Maribel Cochin, Jubel, and Mary Grace. At ganun din, Panginoon, para sa ikululwalhati ng mga kaluluwa nila Sis Evelyn Apan, Esther Blando, Oni Salvador, Erwin John Pasione, Karina, and Felisa of the Anamim Lay Mission. At ganun din para po sa kapayapaan ng buong sandaigdigan at sama din po natin sa ating mga panalangin ang kahilingan po namin lahat na nandito ngayon sa loob ng Zoom. Aming Panginoong Diyos, pakinggan mo kami at sa pamamagitan po ito ng aming inang Birheng Maria.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. For a novena in petition. Hail, Queen of the Most Holy Rosary, my Mother Mary, hail at thy feet, I humbly kneel to offer thee a crown of roses, holy bloom, white roses, stained with the red of the passion, to remind thee of the glories, fruits of the suffering of thy Son and thee. Each rose recalling to thee a holy mystery, extend bound together with my petition for a particular grace. O Holy Queen, dispenser of God's graces, and Mother of all, who invoke thee, thou canst not look upon my gift and fail to see its binding. As thou receive my gift, so will thou receive my petition from thy bounty. Thou wilt give me the favor, so I earnestly and trustingly seek. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to God to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. A prayer for the increase of faith. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Prayer for the increase of charity. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery, the resurrection for the virtue of faith. And he said to them, do not be amazed. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. I bind these blood-red roses with a petition for resignation to the will of God, and humbly lay this bouquet at thy feet. The second glorious mystery, the ascension of Lord Jesus Christ into heaven. For the virtue of hope. So then when the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and sit down at the right hand of God our Father. Who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those most need of your mercy. I bind these blood red roses with a petition for this mortification of the senses, and you humbly lay this bouquet at your feet. Tingnan mo dyan. The third glorious mystery is the sacrifice of the Holy Spirit for the virtue of love. And they were also, that is, diffused throughout their being with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, different languages. As the Spirit was giving them the ability to speak out clearly and appropriately. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, so never shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Give also to heaven, especially those who need most of your divine mercy. I bind these blood red roses with a petition for the virtue of mortification and pride, and humbly lay this bouquet at thy feet. The fourth glorious mystery, the Assumption for Happiness. And the temple of God, which is in heaven, was opened, and the ark of his covenant appeared in his temple. And there were flashes of lightning, loud rumblings, and peals of thunder, and an earthquake and a great hailstorm. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those most need of thy mercy. I bind this blood, red roses, with a petition for the virtue of patience in adversity, and humbly lay this bouquet at thy feet. The fifth glorious mystery, the coronation for eternal salvation, in a great sign, warning of an ominous and frightening future event appeared in heaven. A woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. But it was the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead our souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. I bind these blood red roses with a petition for the virtue of love of our enemies, and humbly lay this bouquet at your feet. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death and resurrection, has purchased for us the reward of eternal life. Grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries, the most holy rosary of the blessed Virgin Mary, we may meditate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Let us now pray the memorare. Remember, O most gracious Mary, that never was it known that anyone would fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto thee, O Virgin of Virgins, our Mother. To you do we come, for you we stand, sinful and sorrowful, Mother of the Word incarnate, despise not our petition, but in your mercy hear and answer us. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, trust in Satan. And all the evil spirits wander through the world for the ruin of souls. Amen. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Amen.
Holy Virgin, with your loving child, your blessing give to us this night. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. 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 So, maraming salamat mga ka-indi, no, sa ating pagdarasal ng Banal na Santo Rosario, at nawa po lagi niyo po kaming sasamahan at nakiisa po kayo sa aming mga ginagawang panalangin at sa aming mga prayer intention para po sa kagalingan ng nakararami at nangangailangan ng kanilang paggaling physical at spiritual. Muli, samahan po ninyo kami sa aming ating alamin, at tayo po ay magkakaroon po ng topic. May topic ba tayo, Sis Malu? Q&A lang. Meron po kami Q&A. Sana po yung pong isang born again na gustong pumasok, mabibigyan po ng Zoom, papasukin natin, marami raw siyang itatanong, no? Sana po maisipan niyang pumasok, dahil nanggigigil siya sa akin dahil sa ginawa kong pagla-live ng mga dalawang araw, no? No? Nanggigigil siya sa akin, no? Kulang na lang, kurutin niya ako. Kaya piniin niya ako, sabi ko, sige, pasok po kayo sa Zoom kung marami kayong itatanong. So, sana po, bibigay ko po sa kanya yung Zoom at lilipat lang ako, abangan po natin siya kung siya po ay papasok talaga. At para po meron tayong mga sasagutin sa ating mga viewers, na nawa ay magkaroon siya ng lakas loob na itanong yung mga Catholic attack para sa ating pananampalataya. Okay? So maraming salamat po. Wait po, at ako'y lilipat lang. Nagloloko tong aking sorry, minsan na nalilate ako ng ng click yung aking mouse. Ayaw. Sis Malu. Yes po. Sis, parang lumalala yung yung Russia tsaka Ukraine. Hindi ko pala hindi ako naka, ilang araw na ako din nanonood na. Kasi nga po gustong sakupin muli ng Russia ang dating teritoryo ng Russian Empire noon. Kasi before nagkaroon ng Ukraine, Finland, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, mga ganun. Dati sakop yan ng Russian Empire yan nung 20th century, mula 19th century. Tapos, nagsarili na yung kanya-kanya na bansa. Kaya nagsarili sila. At kabilang sila sa United Nations in 1945. Ngayon, paalak ni Putin, uli sakupin yung Ukraine. Kasi gusto nilang magpalawak na teritoryo. Kaya ganun, yun ang nangyayari. Pero isa pa sa isa sa mga naging dahilan, kasi yung Ukraine sumali sa NATO. Yes. Ipinalaan ng na huwag sumali, sumali. Kaya gusto sa ako pinag-Russia yung yung Ukraine dahil din doon. Kaya nag-establish sila ng terrorist kuno sa Ukraine para magkagulo sa Ukraine. Kaya nagpadala ang United States na kanilang armed forces upang ipagtanggol ang Ukraine laban sa pananakop ng Russia. Ngayon, sa samantalay ng China, ipagkaaton upang guluhin ang bansang Pilipinas sa South China Sea. At sa samantalay naman ng terrorist, nasa samantalay ng terorista yung pagkakataon upang guluhin ng iba pang lugar. Kasi doon mag-divide yung pwersa ng Amerikano. So, sa samantalay ng kaaway ng US.
hanggang sa humina ang pwersa ng US. At doon babagsak ang United States dahil kay Biden. Kasi yung binabantayan kasi 'di ba yung India at China hindi magkaayos. Pero yes. Naman yung Russia magkaayos. Ngayon, halimbawa, kasi yung US sa India, okay magkaayos, mag-alay. Yes. Yes. Diba? Hindi na ng China yung Taiwan. Kasi alam naman natin, gustong kunin na ng China yung Taiwan. Yes. Pag sinimula ng Russia yung Ukraine, ay posibleng ba basta sinimulan din ng China yung Taiwan? Yes. Posible sa kapila China, Taiwan, Hong Kong, tsaka Mahat, Macau. Mahat. Persan yes. Ng ano fear yes. Ng Mahati ang pwersa ng Amerika. So hihingi ang tulong ng Amerika sa dati kaaway ng Amerika, which is Japan. Kasi kaaway hanggang ngayon, magkaaway ang Russia at saka Japan. Di pa sila nagkaroon ng China, ano to, ng armistice, ika nga, na hintuin yung gyera ng Russia at saka Japan. So, tutulong pa sa Amerika upang kontrahin yung Russia at saka China. So kaliyado din ng US ang South Korea. So, tutulong din ang South Korea sa US. Thailand. So, ano din niya? Vietnam. So, parang magkaroon nata ng another world war possible. World war. Ketlong tigmaan pa dahil di. Dahil sa ganun. Hindi rin kasi basta yung NATO. Yes. Kaya possible. NATO. NATO. North Atlantic Treaty Organization or NATO. Kaya bibilang ng ang namumuno sa NATO is USA. Balik ka kalaban nila ng NATO yung Russia. Kasi Russia, siya yung panibago Germany ngayon. Siya yung panibago Germany ngayon. Parang next Germany, next German Empire. Next Nazi Empire, ika nga. In a new name. Yun ang sabi niya ni Pope St. John Paul II. Kapag hindi tayo sumunod sa request ni Our Lady of Fatima, magkakaroon ng another new name ang Nazi, which is Russia na nga ngayon. Sabi ko lang kanina sa GC, Russia is a heavenly instrument to punish the world and the church. Gawa ng kasalanan at kasamaan ng tao ngayon. So, Russia is spreading errors. Kasi di po tayo nakikinig sa tatlong lihim ng Our Lady of Fatima na dapat is-consecrate ang Russia ng lahat ng mga pare, obispo, arsobispo, kardinal at santo papa sa Immaculate Heart of Mary. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan ngayon sa mundo. Tumitindi lalo ang kaguluhan sa mundo. Pero ano kaya, yan? Yes. Yung rush, nasa novena yan ng Fatima. Talagang yes. Kinakanta yan. Yung patron namin dito sa kapilya, Fatima. Kinakanta yes. Talaga yan. Yung pagtawag nito, yung conversion of Russia. Yes. Kasi nakaano yun, sobrang delikado yun. Ang laki pa naman ng China. Tapos yung kapangyarihan nila, hindi basta-basta. Yes. Kaya China is considered a superpower na ngayon. Kasi kaya niyang tapatan ang ekonomiya ng US. Ang tawag din sa China, sleeping giant. Dati siya sleeping giant, ngayon, ano na siya, energetic giant na. Para siyang Japan dati. So ngayon, first word na ngayon ng China. So kaya niya, kapag nagsalip pwede sa Iran, China, tsaka Russia, pati North Korea, nako.
sa ko pinabuong mundo. Yan yung isa sa mga dapat. Eh, ang Russia, pinakamalawak na bansa sa mundo. Ang China, pinakamalaking populasyon sa mundo. Panagsani pero sa yan, dalawa na yan. Lahat tayo, damay. Yan ang kinang prophecy ng visionaries ng mga saints ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Brad, kailangan natin ipagdasal na hindi matuloy. Kasi yung sinasagot lang ni Putin, political eh. Pero, yes. Naman yung nanawagan si Pope Francis prayers for Ukraine and Russia. Oh, kasi di sapat lang yung prayer lang, di sapat yung prayer lang, dapat i-consecrate yung Russia. Kasi pag prayer lang, useless yan, dapat i-consecrate talaga. Yan ang may kita binili ng the Queen Mother eh, sa atin eh. Sa ating mga Katoliko eh, i-consecrate yung Russia ng mga kleriko, from priest to pope. Kailangan i-consecrate. Mas maganda dyan, bro, magpanawagan yung simbahan. Hindi kasi nakikinig yung mga cleric eh. Kaya tinan yung nangyayari sa mundo ngayon. Tayo rin nagtutuwa sa lahat. Yan, bro, matagal nang pinanawagan niya ng simbahan during the time ng pagpapakita ng Mahal na Birhen sa Our Lady of Fatima. Even din sa Lourdes. Even din kay Juan Diego, no? Paulit-ulit yes. lang na-reveal, no? Hindi yan isang beses na nawagan. Maraming yes. beses, tuwing mag-a-affirm ang ating Mahal na Birhen Maria, inuulit niya yung kanyang panawagan. Yes. Pray much yes. more, pray Holy Rosary daily. Di ba? Yes. Sabi, paulit-ulit na lang yan, no? Hindi nakakalimot yung Mahal na Birhen, no? Kahit pa, kaya nga ang paulit-ulit ay gamot sa taong nakalulungot. Kaya may mga tao hindi nakikinig sa paulit-ulit na sinasabi. Kaya ito naman nangyari sa mundo ngayon. Mantinding kaguluhan nangyari. Natural lang yan. Dapat na mangyari yan dahil that is a prophecy. Natural yes. na mangyari yan. Okay, may tanong ba, Sis Malu? Sinasahan ko muna yung ano yung born again na gigil kay Brother Mel na gusto ko pumasok dito. Ang dami niya daw itatanong sa akin. At sabi ko, kahit ano pong itanong mo, pumasok ka doon, sasagutin ka po namin. Basta po, sabi ko, wala pong nagmumura sa amin doon. Wala pong nagsasalita ng mga foul language, sabi ko. Pasok ka lang po doon, no? Sabi ko, kahit po Katoliko kami, no? Hindi po lahat ng Katoliko para mula, no? Huwag niyo pong nilalahat, sabi ko din sa kausap ko. Kaya sana mausipang pumasok at huwag magdahilan para siya po ay ating makausap dito sa ating palatuntunan. Muli, para po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating Independence, magandang gabi po sa inyong lahat, no? At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig, no? Ang kapurihan, kaluwalhatian ay para lamang po sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Narito po tayo para mag-aral, matuto, magpalawak ng ating pananampalatayang Katoliko. Muli, gaya po ng sinabi namin, kami po yung mga taong kagaya ninyo na makasalanan, nagkakasala, at nagkakamali. Correction is needed but not insulted. So muli, samahan po ninyo kami at maghayag po tayo at magsama-sama po lahat ng ating mga nalalaman, ating pong pagsama-samahin para sa ikalalawak at ikatututo po natin. Magandang gabi po sa ating lahat. Umaga, tanghali, hapon, at sa lahat ng mga nanonood at sa ating mga nandito sa loob ng Zoom. Halina po kayo at pumasok po kayo at magsama-sama tayo. Amen. Sis Malu, so may tanong na ba? Tanong kagabi na dalawa to. Unahin mo natin yung kay Rio Ramos. Ang dami ron? Oy, hindi ba yung si San Rio? Rio Ramos nga eh. Hindi naman siya San Rio. Ah, hindi ba? Kala ko kasi tanong lang. Ang Book of Hebrews po ba ay sulat ni San Pablo? Hindi po, nagaling sa kamay niya. Kasi titingnan niyo yung pamamaraan ng panulat ng Hebreo, no? Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po yung pamamaraan, no? Nakalagay doon unknown, hindi alam kung sino yung author kung titingnan po ninyo 'yan, no? No, wala pong sinabi ng kung si San Pablo.
tingnan nyo yung pinatutungkulan kung kanino. Doon sa mga Hebrew people ang pinatutungkulan noon. No, tungkol sa ginagawa nilang pagsamba doon sa templo. Tingnan mo yung Hebrew 9:6, no? At saka yung mga patungkol sa Old Testament, yung mga tinutukoy yun, no? Tingnan nyo yung nilalaman ng Hebrew. Patungkol yun sa mga Old Testament time na nangyari sa kanila, no? Doon po yung patungkol po yung sa mga Hebrew. At hindi po yun kamay ni San Pablo mismo ang sumulat doon, no? Yun po yung aking sagot. Kung titingnan mo po niya, who is the author of Hebrew? Nakalagay doon unknown. Yun ang sagot ko po. San Rio? Rio Ramos, hindi San Rio. Ah, Rio Ramos pala. Oh. Sorry. So, ito yung sabi ni... ito kay Bro Jun kagabi. Sorry, Bro Jun. Napasarap dun sa ano. Sa... Romel, ano ang apostasy at paano ko ito malalaman? Yung mga pag sinabing apostasy, yung mga tumalikod, no? No, sa at yung dininay yung mga aral ng simbahang Katoliko. Ang tawag doon ay apostasy. Na i-deny mo, aalis ka sa simbahang Katoliko, hindi mo na to tatanggapin, i-chapwera mo na to at hindi mo na to paniniwalaan. Yun po ang ibig sabihin ng apostasy. Kagaya ni Julian the Apostate. Yun po yung sagot ko, Brother John, no? Kaya tinawag na apostasy. Iniwanan at hindi na pinaniwalaan ang simbahang Katoliko. At pagkatapos nun, papasok na dun yung heresy. Gagawa na ng sarili niyang interpretasyon na yun daw ang ibig sabihin ng mga ganyan-ganyan. After ng apostasy din, papasok na yung heresy dyan. Gagawa na ng sariling kanyang interpretasyon, no? Apostasy, kapatid po yan ng heresy. At hindi po yan kapatid ni Henry C. Iba po si Henry C. Ha? Okay. Yun po yun. No? Apostasy to, ano yan? Hindi mo na tatanggapin yung paniniwala ng mga Kristiyano. Babaliwalain mo na yon, tatalikdan mo na yon. Tapos, pagkatapos nun, na hindi mo na tinanggap yon, gagawa ka ngayon ng sarili mong pamamaraan kung alin yung dapat mong paniwalaan sa sarili mo. Papasok mo dyan yung heresy, pero hindi naman yun ang turo ng simbahan. Magkapatid po yan, magkasama yan, no? Magka-connect po yan. Ibig ko sabihin na magkapatid, magka-connect. After ng apostasy, din papasok na yung tinatawag na heresy. Yun po yung ibig sabihin yan. Nangyari yan during the time ng mga early Christian church, no? I-deny nila yung ano, pati yung ano, yung tinatawag yung pag-denounce mo kay Kristo. It is called apostasy, no? No, yun yun. Pag-deny mo si Kristo, halimbawa, pinag-deny sa Yesus Christ, it is also called apostasy. Kasi i-reject mo na si Kristo, hindi mo na siya tatanggapin eh. Bilang Panginoon at ating tagapagligtas, pinapipili ka, napapatayin ka during that time, no? Ganun ang nangyari sa mga early Christian church. You deny or you live. You deny Christ or you live. Pero mas marami ang hindi deny. Mas gusto pa nila yung mamatay. You deny or you die. Di ba? You deny or you live. No, yun yun, ang pinapipilian sa kanila. Isa po yun sa apostasy, yung tatalikuran mo na at kikilalanin mo si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. It's also called apostasy. Kung mali po ako, i-google mo po kung ano ang ibig sabihin ng apostasy. Then, correction niyo po ako kung ako po ay mali. Yun po yung sagot natin, Brother Jun. Okay? May tanong sis ano eh. Wala na rito ba? Umalis si ano? Si Cynthia. Kaya po si Sister Tulian ay hindi po siya naging saints. Umalis po siya na sa simbahan, no, noong 212 to 213. At nakita ko naman na research mo, no, at siya po ay na-influensya ng Montanism o yung Montanism, no, si Montano. Hindi po yung si Cesar Montano, hindi po yung kamag-anak, no, ni Cesar Montano, no, Montanism. Galing din po 'yan sa mga sa atin din nanggaling yan yung mga Montanists na yan, no, na humiwalay na sa atin ang ano nila, more on prophetic, kaya doon nawili si Tertullian. Pero kung si Tertullian, tandaan natin malaki ang naiambag ni Tertullian sa pananampalatayang Kristiyano. Pero kung si Tertullian hindi umalis at hindi na anuhan ng ano, ay malamang maging Saint Vincent. Okay. Okay. Si Origen, ganun din, meron siyang heresy kaya hindi siya naging saints. Si Origen. Okay, sandali ah, kukunin ko lang yung cellphone ko, baka ano ma-overcharge. Sis Malo, take over mo muna.
Mute pala. So, ayan, kung may question po kayo, pa-comment lang po dito sa ating comment section. I-comment nyo lang po dyan or open po ang pagpasok dito. Nandyan po sa ating comment section. Nakapin po meeting ID and passcode. So, pasok po kayo. So, siguro wala pa naman nagtatanong. Wala pa si yung masipag na magtatanong natin. Si kumparing sumpay. So, Sister Riz, meron ka po isi-share? Okay lang bang English, ha? Kahit na Bisaya, pwede. Idalahan ko lang para ano. Sige, makikinig kami. Teka ha. Parang link to sa topic ninyo kahapon. Magandang gabi po sa lahat. Ito yung ano, yung sinabi ng Panginoon kay Saint Catherine of Siena while she's in her ecstasy. So in other words, yung nagpakita yung Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon is, of the use of temptations and how every soul in her extremity sees her final place, either of pain or of a glory, because she is separate from the body. The devil, dearest daughter, is the instrument of my justice to torment the soul who have miserably offended me. And I have set him in this life to tempt and molest my creatures, not for my creatures to be conquered, but that they may conquer, proving their virtue and receive from me the glory of victory. And no one should fear any battle or temptation of the devil, that they may come to him. Because I have made my creators strong and have given them strength of will, fortified in the blood of my Son, which will neither no devil nor creature can move, because it is yours given by me. You therefore, with free arbitration, can hold it or leave it according as you please. It is an arm which, if you place it in the hands of the devil, straight away becomes a knife with which he strikes you and slays you. But if man do not give this knife of his will into the hands of the devil, that is, if he do not consent to his temptation and molestation, he will never be injured by the guilt of sin in any temptation, but will even be fortified by it when the eye of his intellect is open to see my love, which allowed him to be tempted, so has to arrive at virtue by being proved, by one does not arrive at virtue except through knowledge of self and no knowledge of me, for which knowledge is more perfectly acquired in the time of temptation, because then man knows himself to be nothing, being unable to lift off himself the pains and vexations which he would flee, and he knows me in his will, which is fortified by my goodness, so that it does not yield to these thoughts. And he has seen that my love permits this temptation from the devil is weak, and by himself can do nothing unless I allow him, and I let him tempt through love and not through hatred, that you may conquer and not that you may be conquered, and that you may come to a perfect knowledge of yourself and of me, and that virtue may be proved, for it is not proved except by its contrary. You see then that he is my minister to torture the dumb in hell and this life
to exercise and prove virtue in the soul. Not that is the intention of the devil to prove virtue in you, for he has not love, but rather to deprive you of it. And this he cannot do if you do not wish it. Now you see then how great is the foolishness of men in making themselves feeble. When I have made them strong and putting themselves into the hands of the devil, wherefore, know that at the moment of death, they have passed their life under the lordship of the devil. Not that they were forced to do so, for as I told you, they cannot be forced, but they voluntarily put themselves into his hands and arriving the extremity of their death under the perverse lordship. They await no other judgment than that of their own conscience and desperately, despairingly come to eternal damnation. Wherefore, hell, through their hate, surge up to them in the extremity of death. And before they get there, they take hold of it by means of their Lord, the devil. As the righteous who have lived in charity and died in love, if they live perfectly in virtue, illuminate with the light of faith, with perfect hope in the blood of the Lamb. When the extremity of death comes, see the good which I have prepared for them and embrace it with the arms of love, holding fast with pressure of love to me, the supreme and eternal good. So they taste eternal life before they have left the mortal body. That is because the soul be separated from the body. Others have who have passed their lives and have arrived at last extremity of death with an ordinary charity, not in the great perfection, embrace my mercy with the same light of faith and hope that had those perfect ones. But in them it is perfect, for because they have imperfect, they constrain my mercy, counting my mercy greater than their sin, the wicked sinners, though the contrary, foreseeing what desperation their destination, they embrace it with hatred, as I told you, so that neither the one nor the other waits for judgment. But in departing this life, they receive every one their place, as I have told you, and they taste it and possess it before they depart from the body. At the extremity of death, the dumb with hatred and with despair, and the perfect ones with love and the light of faith, with the hope of the blood, and the imperfect arrive at the place of purgatory with mercy and the same faith. Yan lang po. Maraming salamat. See, sabi ng Panginoon na ano, may will tayo na magpili, yes. Diba? Correct. Ang ganda ng message ng Panginoon sa ating lahat, through Catherine Luciana. Amen, amen. Salamat sa magandang share mo sa atin, sisteris. So, meron po kayong mga katanungan. Inihintay natin yung binigyan po ng ano na papasok dito para magtanong sa atin. So, sana po maisipan niyang pumasok dito at magtanong. Okay? Sa mayroon siya po si Sising, yes. Origin yung tinatanong ko sa'yo kahapon. Yes, ganun din yung nangyari kay Origin. Kaya lang, hindi naman siya na-influence. Kumbaga ano yung mga writers niya at siya ay si Origin, sis, ano ay, kumbaga no, in-expel siya, no? In-expel. Okay. Yun ang sagot ko sa'yo. Parang kasi nagkaroon ng heresy yung kanyang ano. Yun lang ang aking kaalaman tungkol kay Origen kung bakit siya hindi nadeklara na santo. Okay. Yan. May tanong dun sa akin. May message to... Sabi ni Cynthia, pero di ba bro, mayroon dati ayon sa tradition si St. Paul ang paniniwalang author ng Hebrews. Yes. Totoo yun si Cynthia. But according ngayon sa mga pagre-research ng mga scholar, tandaan natin, merong outdated at saka merong updated. No? Nakikita nila yung pinag-aaralan talaga nila yung letter.
Hindi huminto ang mga Bible scholar sa pag-aaral ng ating banal na kasulatan. Kung yun na nakita nilang yun, then makikita nila na ito pala yung ganun, bakit pala nasabi. No, totoo yun, dati pinaniniwalaan, it is written by Paul, but now nakalagay it's unknown. Kasi iba yung pagkakasulat na ganun, pumapatungkol to sa mga gawain ng mga Hebrew people. No? Tandaan natin si St. Paul ay Roman citizen at isa ring Hudyo, no? Pero ang pinapatungkol doon ay patungkol yan sa mga Hudyo. Kaya nga nagkaroon ng doubt that time. Pero noong araw, tama yung sinasabi mo, pinaniniwalaan, no, during that time na si St. Paul nga ang sumulat niyan. But kung titingnan mo ngayon ang sinasabi ng ibang mga scholar, the book of Hebrews written by the unknown. Yun ang sagot ko. Okay. Ang importante doon, no, kung sino man ang sumulat noon, ay yung mensaheng pinapabot sa atin ng mga letters from Hebrews. Yun ang importante, no? Hindi na sa atin mahalaga malaman natin kung si Paul ba o hindi ang author niyan. Ang importante yung nilalaman ng context ng text para po sa ating pananampalataya at para sa ating karigtasan. Okay. Tinanggal nga yan ni ano eh, ni Saint Saud dito, ni Martin Luther. Tinanggal niya din yan eh. Nung nagpatanggal siya ng mga iba't na, pero binalik niya rin. Tinanggal niya dati yan nung siya ay nagtanggal ng mga iba't ibang ano, pero nung nakita niya, ibinalik niya rin yan. Okay, may tanong pa? Yung tanong sa akin kanina umaga yata, kanina daling araw. Sabi niya, Sis Malu, kung nilikha ng Diyos ang lahat, pati daw ba yung kasalanan ay nilikha niya? Ang Diyos, kaya na natatag natin, hindi gumagawa ng likha niya na kukontra sa kanya. Kaya God is a God of order, not the God of contradiction. Tandaan natin yan, no? Hindi lilika ang Diyos na kukontra sa kanyang will. Tandaan natin yan. Tinalakay na natin yan, no? Ang kasalanan ay nilikha ng Diablo. No? Sa kanya nagmula yung kasalanan sa Diablo at hindi sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi gagawa ng bagay na kukontra sa kanya. Okay, yun ang sagot natin. Okay, may tanong pa? Jojo, bro Jojo Rizuena, may tanong ka ba, brother? Magandang gabi din kay Bro Amado. Oh, Bro Amado, ayun, andito na. Baka may tanong ka, Bro Amado. No? Ma'am Angie, asa si Ma'am Angie? Nakakausap ko yung DevCon kanina dahil nag-moderate ako ron. No? Baka possible na 12 to 2 yung sinasabing debate na kinakasamis and drugs. No? Tungkol sa purgatorio na iba yung kanyang yun. Sabi niya, by alas 12 raw hanggang alas 2. Eh, hindi para nagre-reply yung ating kaibigang si Sandrex. No? Yun ang sabi sa akin ng DevCon. Yan, hapon. No, alas 12 hanggang alas 2 sabi ni DevCon. Kasi yung 7 to 9, 8 to 10, hindi daw pwede yon dahil may naka-schedule daw doon. Yun ang sabi ni DevCon sa akin. Okay. Okay. Jojo, may tanong ka, brother Jojo? Nakamute ka po. Sana pumasok yung born again na gigil na gigil kay Brother Mel dahil sa ginawa kong live ng mga dalawang araw. Mamaya, pagka nagising ako madaling araw, magla-live ulit ako about infant baptism na binabakbaka naman itong batang ito. Ano, mamaya po yan, pag nagising po ako ng mga 3 o'clock, mag-a-alarm ako. Yun naman po yung tatapiking ko. Congrats bro, magkakaling mo. Yes, bro. Jojo, magandang gabi. Magandang gabi. Congrats, ang galing mo kahapon. Ay, hindi tayo magaling. Si Lord ang magaling. Instrumento lang tayo. Si God ang magaling. Tandaan natin, no? Sa larangan po ng debate, ito po yung maibibigay ko sa inyong paalala. Pagsasalang po tayo sa debate, no? Huwag po nating pilingin ang sarili natin na magaling tayo, no? Hindi po tayo magaling. Ang Holy Spirit po ang mag-guide sa atin. Paano na tayo magsasalita? Paano natin didepensahan yung ating pananampalataya? Kasi kung isasaksak natin sa ulo natin yung sinasabing magaling tayo, sasakyan ni Satanas yan eh. Tandaan natin, ang salita ng Diyos hindi inilalagay sa ulo, nilalagay dito sa puso. No? Tandaan natin yan. No? Maraming nagbibintang sa akin, si Brother Bear, mayabang, ganito, ganyan, ganyan. Walang problema, comment mo yon. Di ba? Mayabang daw ako. Yes! Mayabang si Brother Mel.
mayabang dahil ang pinagyayabang ko si God, hindi ang sarili ko. Tandaan natin, no? Marami rin galit kay Brother Mel na Katoliko. Mayabang daw ako. Sabi ko naman, yes, mayabang ako. Ang pinagyayabang ko si Kristo. Pero hindi ko sinasabing ako yung magaling, hindi. No? Tandaan natin, kapag inangkin mo yung salitang magaling at ipinasok mo yan sa ulo mo, sasakyan niya ni Satanas. Yan ang magiging dahilan para ikaw ay bumagsak. Tandaan natin, ang salita ng Diyos hindi nilalagay sa ulo, nilalagay sa puso po yan. Dahil pag nilagay mo sa ulo yan, yung iyong magiging sakit, ano yung tawag doon naman, di lumalaki yung ulo? Hydrocephalus ba? Di ba? Baka magka-hydrocephalus ka. No? Pag nilagay mo sa puso mo yan, maganda dahil tataba yung puso mo. Magiging maganda yung puso mo, dadaloy ang ugat sa mga dugo ng puso mo at makikita sa'yo si Kristo. Pero pag nilagay mo sa ulo mo, hydrocephalus ang aabutin mo. No? Tandaan natin, pag sinabing magaling tayo, wag. Dahil ang dapat natin pupurihin, luluwalhatiin ang Diyos. Hindi po tayo. Tayo ay mga abang lingkod lamang ng Panginoon na kanyang ginagamit bilang instrumento. Okay, Bro Jojo? May tanong ka, Bro Jojo? Tanong nga, Bro Jojo, Bro Abado, may tanong ka po. Ma'am Angie, Sir Helis. Oh, may tanong ka ba? May katanungan ako, Bro. Sige, Bro. Lapit mo yung mic mo, ilapit mo sa'yo para marinig natin. Ano yung tanong mo, brother? Itong katanungan ko eh, yung paglalang ng sanlibutan, sa Genesis. Ah. Alam ba ng manunulat na to na bilog ang mundo noon? Okay, bilog ba ang mundo? Hindi yung Hinebra San Miguel, natatanda mo Hinebra San Miguel noon, na gin, na bilog ang mundo. Hindi po sila ang unang may sabi noon. No? Tandaan natin, pinaniniwalaan na rin yan ng mga Hudyo during that time. May paglalarawan sila na ang mundo raw, may tatlong tukod at mayroong dome. No? Meron silang ganong paglalarawan. Doon pa lang, no? Na nandoon. Kaya nga titignan mo yung Isaiah, yung sinabi kong talata sa Isaiah. In the circle of earth, no, in the circle of earth, God seated. Ayan. Sa kabilugan ng mundo, ang Diyos ay nakanaluluklok. No, nandiyo doon yan. No? Gusto mo ng talata? No? Alam na ng mga Hudyo yun na may mga tukod dito, na mayroong flat na earth na gano'n. Yung flat na earth, ibig sabihin, yung kalupaan yung earth, hindi yung mismong sa labas, ha, yung pinakaloob nito, yung gano'n. May mga tukod. At saka ito ay mayroong dome. Yun ang paglalarawan nila. At kung titingnan mo, yung Santo Niño during that time nadala ni San ni Ferdinand Magellan, ano yung hawak-hawak niya ng Santo Niño? Di ba Earth? Oh. Alam na mga navigator, lalo-lalo na si Magellan at ganun din si Marco Polo, na talaga ang mundo ay Earth but not perfectly round, no? Yun ang sagot ko, no? Even si Copernicus na nakakita na si Copernicus, tandaan nyo, no? Catholic yan. At isang, yan yung clergy yan, clergy, si Copernicus. Even sa Galileo, no? Catholic yan, no? At bago pa ideklara na ang mundo ay bilog, alam na yan ng mga Jesuit priests dahil during that time, ang mga Jesuit, karamihan mga Jesuit ay mga scientists. Yan ang sagot natin, Bro Jojo. Hindi lang yung mga akala natin, kailan lang alam na. Alam na rin ang mga ano yan, ng mga Hudyo sa kanilang paglalarawan na drawing nila na ang earth mayroong patag na ganun, tapos mayroong parang may nakatukod at mayroong nakaano na dome. Tama ba, Sis Malu? Sis Malu? Yes. Oh, ikaw naman magbigay ng detalye para sa kanila. Hindi, kasi galing ako ng CR. Ano yung question? Ulitin mo yung question, Jojo Restrena, para makapagbahagi si Sis Malu. Alam niya rin yan. Sabi ko, yung mga Hudyo, pinaniniwalaan nila na ang mundo rin ay bilog, na mayroong tukod daw na ganito dahil yung kalupaan niya ay flat. Pero yung ano nito ay talagang kote ay dome. Tama ba? Yun ang kanilang paglalarawan. Pa. Ulitin mo yung tanong, ba, Bro Jojo. Hindi yata naintindihan yung aking sinabi. Pakiulit. Sasagutin ni Sis Maria.
Ang hanap po yung talata. Eh. Tanong ko po, Brooks, yung ang paglalang sa sanatan. Genesis, yung paglalang sa sanlibutan. Ang katanungan ko ay, alam ba na ng mga Hudyo noon na yung, sa nagsulat na ito, na bilog na ba ang mundo noon? Sabi ko na sa iyo sa Isaiah chapter 40 verse 22, no? Yes, kung po. Meron... Nakalagay po kasi dito sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino, meron po silang illustration doon, yung cosmic bato. So ipapakita ko po sa Sambayan ng Pilipino. Talagang pinaniniwalaan na nila yun. May nakalagay, hindi ko alam kung nakikita. Ayan, nakikita. Yan ang paglalarawan ng mga Hudyo. Ayan, yan, yan. Tama yan. Yan. Kaya sabi ng Isaiah 40, 22. Parang siyang lamesa na gano'n, then parang may naka... May dome, kaya bilog. Yes, yes, yes. Sabi nga sa Isaiah 40, 22, in the, it is the, he has that seat upon the circle of the earth. Ayan. At siya ay nangangupo sa kabilogan ng mundo, earth. No? This is a seat, God seat sa iba, God seat upon the circle of the earth. Ang Diyos ay mga naluluklok, no? Ang sa iba ginamit globe, no? Sa iba ginamit sphere, no? Pero sa KJV, ang ginamit niya ay earth. In the circle of the earth, God seated. Ayan, nandun doon. Alam na nila. Hindi Isaiah, lang... chapter 40, chapter 40 verse 22. Sa KJV, tingnan mo. Kaya ngayon yung parang, ano ba to? Yung lamesa na gano'n na may tukod, yung kailaliman nun na sinasabi nila, yun yung sa paniwala ng mga Hudyo, that is a shu'ul. So yun yung paniwala na yung kailaliman nun, doon sa ilalim ng parang patag na gano'n na lamesa, sa ilalim nun, that is a shu'ul. Shi'ul, yun po yung sabi, libingan ng mga... Realm of death, ang tawag doon. Yes, realm of death, ang tawag nila doon. Sure. Okay, bro James Marfanal, mayroon kang tanong, brother. Brother James? Opo, ano po. Ang tanong ko lang po, ano, brother Mel, yung ano po, at po ako natin ginagawa yung ano, mag-sign up the cross po. Yun po yung ano, tanong ko. Unang-una, bakit tayo nagsasign up the cross? Kung babalik tayo sa church history, no? Wala pang Biblia na naisulat ng New Testament. No, New Testament ang tinutukoy ko. Wala pang New Testament. Yan ay ginagawa na nila during that time na hindi pa sila. No? Dahil ginagamit nila itong marka. Kapag ka ikaw ay Kristiyano, dahil sila ay pinipersecute, meron silang pinagtataguan na underground catacomb. Nandoon sila at merong umakatok sa pintuan nila. Tingnan mo yung kay Peter, yung kumakatok si Peter, ayaw pagbuksan. Sinabi niya, hindi, ako talaga si Peter. No, nakita mo? Ganong senaryo ang ginagawa nila para, ikaw nga, ako si Peter, o baka ang hiling niya lang yan. Sabi niya, nagtatago sila eh. Kinakailangan pag sinabi niyang nandito na, ikaw ba talaga ay tunay na Kristiyano? Oo, tunay ang Kristiyan. Show the sign of the Christian. Kapag hindi mo na isulat sa pamamagitan ng paa mo yung cross doon sa lupa, hindi kanila papapasukin kasi alam nila na ikaw ay isang tawag dito, yung tik-tik o yung talagang, ano tawag sa English ng tik-tik? Ikaw yung spy, no? Yung mga ganun. Kaya pag hindi mo na, ano, lalo na yung mga, kaya nga may mga symbol na yung PX, yung the key and the row, yung mga ganun, yung symbol ng MCGI, no? Total, galing kasi, alam yung symbol ng MCGI, yung ano ng anchor ng barko? Yun, ang, may crucion, bro James, yung arko ng bangko, crucion. Dahil ang mga Kristiyano nung araw, manlalayag, no? Yun ang mga ginagamit nila, cross, key and the row, yung fish, yung exot, yung fish, yung mga ganon, yung mga lamb, yan, yung mga ganon, no? Yun ang mga symbol nila, no? During that time. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, during, kaya nga ang sabi doon sa unang Korinto 1:18, no? Sa mga napapahamak, ang kapatayan ni Kristo sa cross ay kamahalan. Ngunit para sa atin ng mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kumakatawa? Ano ang sinisimbolo ng krus? Kapangyarihan ni Kristo, no? That time, no? Kasabihin kayo sa pagano yan eh, during that time. Yes, sabihin na natin. Pero, ginamit ito ng ating Panginoon, no? No? Para tayo ay iligtas sa pamamagitan ng krus na ito, na kanyang ginamit para tayo ay mailigtas. Ayan. No? Kumbaga no, Christianize. Dahil kasi during that time,
sa Old Testament, ang mga Assyrian, ang mga Babylonian, ang mga Romans, nagpe-perform na ng crucifixion. Sa pagano galing yung crucifixion na yon, yung sinasabi nila. But ito ay na-Christianized during that time ng panahon ni Kristo, no? Tandaan natin, no? Na-Christianized na itong sa atin bilang simbolo ng mga early Christian church. Kaya kung titingnan mo yung mga archaeology na mga nahuhukay, may mga sign ang mga early Christians sa kanilang pinagtataguan, sa kanilang kinalilibingan, sa mga catacombs, may mga cross na. Na-Christianized na to. Totoo, sa Old Testament, ang mga Egyptian, meron silang crucifixion. Kasi during that time, nung hindi pa ito ginagamit ng mga early Christian, ito ay ginagamit ng mga pagano. Totoo yun. But before that time, meron akong libro dito, no, na ano, ay kakalkalin ko pa eh, no? Ang cross during that time, in the ancient time, ang cross ay may sagisag bilang isang lucky charm sa mga Hindu. Tingnan mo yung Hindu. Tingnan mo yung mga Buddhist. May mga cross din sila. Kasi alam nila ito ay nagbibigay ng lucky charm. Kaya lang pumangit ang itong image nito nung ginamit ito ng mga Assyrian, ng mga Babylonian, ng Egyptian, na yung mga notorious na criminal doon pinapako. Pero bago pa ito gamitin ng ganun, ginagamit na ito during the time na ito ay nagbibigay ng lucky sa kanila. No, meron ako rito ng libro nun. No, bukas, bubuksan ko, papakita ko sa iyo. No, ginagamit na nila yan. No? Okay, so Sis Malu, siguro ikaw muna magdagdag po, kunin ko yung libro para merong, kasi maganda yung tanong ni Brother James at hindi ako nag-iimbento, meron akong facts na reference na magpapakang. Kukunin ko. Take over mo muna ako. Yes. Wait up. So yan. Totoo po yun. Meron kasi tayong mga parang na-adapt na sa iba, like for example, ano, sa Jews, sa mga Hudyo, di ba, sa mga Hudyo, sa custom nila, meron silang tinatawag na, ito yung inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titignan niyo po yung mga Hudyo, kapag sila ay pumapasa ng kanilang Torah, meron po yung tinatawag na philakteris, ayan, philakteria, or yung tefillin. So kung makikita nyo po yung mga Hudyo na parang merong nakalagay dito, parchment po yun, may apat na parchment po yun. So nandun po yung kanilang kanilang credo, yung Deuteronomy 6:4. So makikita nyo po doon, inutos ng ating Panginoong Jesucristo nandito sa kanilang ulo na diretso hanggang dito, na may nakatali dito, diretso hanggang sa itatali ng, na dito sa kamay, so may nakatapat siya doon sa dibdib, then yun sa kanyang kamay. So, kung titignan nyo po, ito po yung nandito sa may noon nila, sa ulo nila, inutos siya ng ating Panginoong Jesucristo na ilagay mo siya dito. So, nandun yung kanilang credo. At kung titignan nyo din po yung ating mga kapatid na Hudyo, until now po, meron silang tinatawag na misusa. So yung misusa po na yun, lahat, sa lahat ng doorpost nila, na iutos yun, na iyon ay ilagay. So alam nyo po kung ano yung ginagawa nila doon. Every time na po napapasok sila doon, itatouch nila yun at yun ay kanilang hahalikan. So iyon ay isang tanda. Tanda at utos ng Diyos na ang kanyang utos ay kailangan nasa isip, nasa puso at ito ay ipapahayag. So yun nga yung morning and evening pinapahayag po nila yon. So ganun din po yung sa atin. Ito ay isang simbolo ng pagiging isang Kristiyano. So yun nga, sinasabi ka sa kanila, nakahalang ang krus na ito ay kahangalan sa iba, ngunit para sa atin, ito ay isang victory ng pagtatagumpay ng ating Panginoon Jesucristo laban sa kasalanan natin. Diba? So, yun po yun. Meron kanilang custom kung paano yung mga symbol na ito makikilala mo. So, ito yung mga Hudyo, ganito sila. Makikilala mo na yun yung kanilang
yun yung kanilang pagkakakilanlan, di ba? So ganin din po sa atin bilang tagasunod ni Kristo, bilang mananampalataya ni Kristo sa krus kung saan siya ay napagtagumpayan. Yan, sa kanyang napagtagumpayan ang kamatayan upang tayo ay maligtas. So yun na po si Bromen. So ito yung ang nag-ano nito, yung Reader Digest, no? Credible reference ito. Pinaniniwalaan ito na. Bromen, sino si John Carl Aquino? Si John Carl, hindi natin alam, no? Ito ang sabi kung sino to. Sabi rito, Bro James. Ancient origins, yung tinatawag nating swastika. Nakita mo yung ano ng mga ano, yung ni Hitler, yung German, yung swastik cross nilang ganon. No, swastik cross yun. Kabalik yes. Yung kay Hitler. Yung sa at, meron din tayong ganon, kaya lang iba yung sa atin. Kay Hitler pabaligtad, yung sa atin hindi. No, doon kinopya ni Hitler yun, binaligtad niya lang yung sa kanya. Ang tawag doon ay swastik cross. Sabi rito, pakinggan mo. Ito yung sabi, oh. It is believed has actually wrong for originally the Aryans were tribe of Asiatic nomads that had invaded India in about 1500 BC. Ayan, no? No? And later figure strong racial and cultural links with all people of the Middle East and Europe, whether else might be him. And they were hardly Hitler's ideal pure race, but they did not provide him with the symbol of the swastika. No, ito, ito na. The word swastik is Aryan in origin. In Skirt, the ancient language spoken by Aryans, the word swastik means be well, or more colloquially, good luck. The form, it is from swastik that the word swastika comes. The Aryans first associated the symbol with the fire god Agni, sabi ron, no? Which may indicate, sabi nito, that the swastika predates that Aryans and it's a prehistoric origin. Some scholars believe that it may be a first set symbolized the spindle drill, one of the oldest methods of making a fire. A spark was created by spinning a small stick inside another piece of wood, and hence good luck was indeed, since acquiring the skill was one of the prehistoric people's greatest achievement. Yung mga cross na ganon, ginagamit nila yung para kinikis-kis nilang ganon para makapaglikha ng apoy. Nakita nyo, di ba? Yung mga survival na ginagawa ng mga nasa bundok, pinagkukurs na ganyan yung kahoy, tapos kinikis-kis nila, naglilikha ng apoy. No? Nakikita nyo, doon din pa lang, good luck na sila yung symbolized na cross. During prehistoric, sabi nito ages, alam na nila yung pag ginanon nila yung kahoy na ganun at pinagkis-kis nila galilikha ng apoy na nagbibigay sa kanila ng convenient para makaluto sila ng pagkain. Kaya lang ito naging masama, ginamit ito ng mga Assyria, ng Babylonian, ng Romans, even ng Egyptian para ipako yung mga notorious criminal. Pero during the time, good luck ang tingin nila doon. No? Ito. The universal significance, whatever its origins, that the sign of the swastika is spread across most ancient world to the other people of the Middle East and the Mediterranean, including the ancient Egyptian, Greeks, and Romans, with the passage of time. The swastika assumed other meaning related to the revolving sun, the four winds, and the four quarters of the moon, and the progressive of the season. It was commonly depicted in two forms, left-handed counterclockwise and right-handed clockwise. In China, where it was introduced by Buddhist missionaries from India. Tingnan nyo yung sinabi ko, yung mga Buddhists, meron din ang India, meron din ang kaniwalang paniwala sa cross. Lucky yun, luck, bibigay ng good luck sa kanila, no? The 6th century AD, the two forms stood for the yin and the yang. The yin, sa ano to, sa Chinese to, no? In balance between solar and lunar force in the in universe. Ito na, sa Christian. The swastika was used by the early Christian as a symbol of Christ's resurrection and second coming. It is also found in ancient Nordic Teutonic mythology as the symbol of Thor and God who hurled thunderous bolts down from the heaven, quiet independently from the rest of the world. Many of the people of pre-Columbian American devised a form of the swastika for the religious and ritualistic purpose. Nakita mo, during the early Christian church,
ginagamit na yung krus, sabi dito, at during the prehistoric ages, yung krus na pangkiskis nila ng ganun para maglikha sila ng mga apoy. Kaya ito ay mayroon sa kanilang malaking factor, ito ay nagbibigay sa kanila ng convenience na magbigay sa kanila ng apoy. Kita mo yung nagtikis ng apoy na pinagagaganan yung dalawang ano, no? Laki sa kanila yon. Nagkaroon lang ito ng maling kahulugan nung ito ay ginamit ng mga pagano na ipako yung notorious na mga criminal doon. Doon lang nagkaroon ng pangit na larawan ang krus. Pero during the prehistoric ages, pinaniniwalaan nito ay ito ay isang good luck. Hindi ako ang may sabi nun. Ito po yung referensya ni brother nun, no? Yun ang sagot ko, Bro James. Kaya hindi nakakaalam kung ano yung history ng cross. Kawawa naman. Okay. Bro Mel. Yes. John Carl Aquino, may tanong ka po. Bro Mel. Yes, ma'am. May naririnig ako. Totoo ba ito? Mythology ba ito? Or historical? Alam. Na during Constantine the Great, na nagkaroon sila ng away ba yun? Pagkatapos, kasi converted na siya as Catholic, as a Christian, may sign daw sa ng yung cross. Yung laki and the row, yes. Doon siya na... Sa langit. History po yan. History yan. Nagpagawa yes, siya history. Ng... Kaya nga yung mga ano niya, mga sundalo, yung mga kasuotan, yung mga panangga nila, pinaglalagyan nila ng cross. Sign of the cross. Kasi sabi doon, na nakita niya nung siya ay makikipagdigma, no, kay Galerius yata o bale, basta isang emperador din, nakalagay doon, nakita niya sa langit, in hoc signo vinces, by design you shall conquer. Ayan. Kaya ginawa niya, naglagay sila ng mga cross sa mga damit. Nakita mo yung mga Templar, yung mga damit nila, may mga cross, pati yung mga panangga nila, may cross, pati yung espada nila, courting cross yung hawakan, nakita mo. Yun. Naniwala sila doon. History, yeah, history yan. It's a history. No, it is not a myth. It is a history. Okay. Okay, may tanong. John Carl Aquino, may tanong ka. Si Redmi, may tanong. Sabi si Bro Romeo yan. God bless you po. Wala akong tanong, bro. Crusaders. Yes, yung mga Crusaders, yung mga Templars yung sinasabi ko. Sino yung from CFDC po, sis Mal? Ah, okay. Salamat. John Carl Aquino, CFDC po yun, no? Ito si Bro Ato Amado yung Bro Romeo. Bro Amado, may tanong ka? Ito, nandito sa chat box. Sabi niya... Bro, mamaya na ako magtanong, bro. Mamaya. Okay. Sabi ni Bro Amado... Sino po? May tagdag po akong katanungan. Sige. Bro Amado, wait lang ha. Saglito. Ano yan, Bro Jojo? Yung bro, yung ano, yung sa ano naman yung symbol sa ano, 'di ba, sa ating Kristiyano, cross, yung kay Emperador Nero, yung karagma, ano, karagma yung pangalan niya. Ah, karagma pangalan niya. Hindi, karagma ang tawag doon, yung Kaisar Nero tinatawag yung karagma. Kapag binilang mo yon, aabot yun ng 666. Karagma ang tawag doon. Halimbawa, tatatakang ka ng karagma o yung karagma. Ni Nero, karagma tawag doon. Dapat sinuma mo yon, yun ay aabot ng 666. Tatatakang ka sa noo, yun. Para ibig sabihin, ikaw ay under ni Nero at naniniwala ka si Nero na sila ang paglalikpara mga pagsasambahin. Kasi during that time, merong mga ano na sinasamba nila ang emperor as a god. No? Para mahuli ka madali as a Christian, kung wala kang tatak, hindi ka pagbibilian at madali kang mahuhuli at mape-persecute. No, yun ang tinutukoy doon na hindi makakabili, na may tatak. Hanggang ngayon, ginagamit ngayon yung panakot sa ano, umiiral yan eh. Yung vaccine, ganyan daw, tataks. Karagma yan. Ayun. Okay. Yun ang dagdag sa kasagutan sa dagdag na tanong mo. Okay. Yes. Sige. Sige, ano muna kayo, napatunan ka. Bro Adalberto! Sige, nakarisan ka eh. Ano tanong mo? Kung saan nabibili yung libro? Sa Okay-Okay. Hello, Brad. Max and Palace. Yes, bro. Ito ka sinabi mo, bro, na hindi lumikha yung Diyos ng contradiction sa kanya. Diba at ng Diyos na pag binigay niya yung kalayaan sa tao, eh magagawa ito ng kasalanan. Yes.
Yes, free will. Alam ng Diyos yun. Alam nyo, kasi hindi tayo ginawa ng Diyos na bisuse. No? Hindi, na ako lang, ganito, ganyan. Yun nga ang maganda sa Diyos. Eh. Binigyan tayo ng kalayaan. Kahit alam niya na magkakasala ang tao, hinayaan niya lang ito dahil sa free will. No? Na hindi niya kinontrol. Actually, kaya niyang kontrolin ng tao dahil siya yung creator. Eh. Siya yung limita ng lahat. Pero bakit hindi niya pinakialaman yung pag-control na huwag tayong magkakasala? Dahil dun sa free will, dahil mahal tayo ng Diyos, no? Ibibigay ng Diyos kung ano yung kagustuhan ng kanyang nilikha para ipadama kung gano'n niya na ito kamahal. Ngayon, nagkasala ang tao. Idinigay pa rin ng Diyos ang kaisa-isang anak niya para to redeem, no? Ganon ang Diyos, no? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kung gano'n kalaki ang pagmamahal, hindi kayang tumbasan ng tao. Kahit alam niya na ito ay mahuhulog sa pagkakasala, pwede niya itong wag pa yung tulutan, pero dahil sa kalayaan na ibinigay sa atin, nasa sayan kung ano yung Kristo, doon tayo nahulog. No? Ganun ang Diyos. No? Ang taong mahal mo, bibigyan mo yan ng kalayaan, pumili kung ano yung gusto niya, hindi yung sasakalin mo yan. Yung parang, alam mo yung puppet na yung ginagawa sa studio ng araw, na may puppet yan, ang nagpapagalaw yung kamay ng tao, doon sa parang sinisili ng araw. Hindi ganun ang Diyos na nagagawin tayong puppet na ang nagpapagalaw sa atin yung mga kamay ng mga ganun. Balik yung mga ten, pamangalay. Dahil sa free will at pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya tayo kinokontrol ng ganun-ganun na lamang. So, yun ang sagot ko. Mute kita, Sis Angie. Naririnig kayo ng apo mo. So, totoo yan kasi alam na Diyos na nung ibinigay niya, pinagkaloob niya yung free will, alam niya yung magiging na possible na tayo magkasala ang tao. Kasi sabi nga na the negation of light is darkness, di ba? So, every time na nakagawa tayo ng hindi maganda or nagdesisyon tayo ng hindi kasama yung Diyos, possible na nandun yung pagkakataon natin na magkasala. So kung titignan nga natin na every time na tayo ay magkakasala or nagdidesisyon tayo ng hindi kasama yung Diyos, ano yung nangyayari, 'di ba? So yung sa katulad ng sinabi ko kanina, yung negation of light is darkness. So yung negation of good that is evil. So yun yung tendencies na yon. So every time na magkakamali tayo, it's because yung decision making natin na hindi kasama yung Diyos dun sa decision natin, ang nangyayari, napupunta tayo dun sa maling gawa or pagkakasala. Katulad ni Eva at Adan, di ba nakita nyo, nagdesisyon na hindi kasama yung Diyos. So may inutos, pero nagdesisyon sila na hindi sundin ng Diyos. So anong nangyari? Di ba? So, ganun din tayo. Alam ng Diyos na doon sa free will na yon ay pwede tayong magkasala because of the decision na hindi kasama ang Diyos. So, yun po yun. Amen. So, ito yung tanong ni ano to? Ni Bro Amado. Sabi niya, yung pong dasal na ama namin, ano po ba ang tunay na kahulugan ng dalawang bagay na hinihiling sa panalangin na ito na ang sinasabi, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Diba sa Tagalog yon, huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa masama. Ibig sabihin na iadya, ilayo. Ilayo. Hindi sabihin ilapit. Iba yung iadya, ano, magkakamali ng ano, interpretasyon. No? Ibig sabihin na iadya, ilayo deliver mo kami. Oh, deliver. Pag sinabing deliver kasi, dadalhin sa'yo. Iadya. Deliver us. Iadya, ibig sabihin nun, ipag-adya mo kami. Ibig sabihin, iwas.
No, nagkakamali naman. Nandun na po yung Tagalog na nandun na yung sagot. Oh, nandun na rin yung sagot. No, nagkakamali lang sila ng interpret dun sa text dun sa context. No? Tandaan mo, dasal din yan ng mga Hebrew people. Yung Abeno Sibashimayim, yun ang ano yan, yung Our Father yan, yung sinasabi ko. Abeno means Our Father sa wikang English. No? Sa Tagalog, Ama namin. Shimayin, ibig sabihin heaven na nasa langit. Abeno Shiba Shimayin. Kinakanta nila yan. Kinakanta namin yan. Nung nag-aaral kami ng Hebrew. Di ba, Sis Malo? Yes. Huwag natin kantayin dito. Baka matali na naman tayo. Hindi naman kung wala namang Okay, sige. Na. Okay, next question. So, sabi ni Bro Manny, importante din po ang unawain ng relasyon ng free will gods and gods. Correct. Kaya kayo pumasok, Bro Manny. Pero alam ko to medyo mahabang paliwanag. So, siguro po mas mas maganda yung paliwanag, Bro mo, Bro Manny. Kasi gagamit din ng philosophy. Okay. Yes. Hindi, pinapaliwanag din kasi to sa ethics. So yan. So kung may ano ka po, ano tangalan nito? May oras ka po, Bro Manny. Pasok ka po. Okay, tanong. Si Brother Mel po, hindi po ako historian. No? Wide reader lang po si Brother Mel. No? Pag kami dumating sa akin box, binabasa ko po yan kahit this oras ng gabi. Kung ano yung nababasa ko, binabahagi ko po dito. Hindi ko po pinagdadamot yun. No? Gusto kong matutunan natin yon. Mapalawak natin yung ating mga kaalaman bilang Katoliko. Dahil pag nawala si Brother Mel, kayo yung magtutuloy, naipasa ko na yon. No? Yun po, no? Yun po yung aking ano rito. Kung meron ako nakitang libro na nakita nyo kung ano yung laman nun na binasa ko at napakaganda at magkagiging gagamitin natin, binabahagi ko po yun. No? Kaya nga sabi sa inyo, magbahagihan tayo ng kaalaman. Mawala man kami dito, dali yung magtutuloy, yung mapuputol yung ating pagbibigay ng kaalaman para sa ating pananampalataya. Okay? Amen. So, ayan. May question pa po. Meron pa po, sir. Romani, pasok ka na dito. Bro Jojo, ano yung tanong mo, Bro Jojo? Kasi si Virgin Maria, ang ating inang Virgin Maria. Ano, lakasan mo, hindi ko marinig. Malayo ka sa... Kasi may tutuloy na yata ako, dami na yata tutuloy ng tenga ko eh. ang katanungan ko sa yung ang ating inang Virgin Maria ay inakyat sa langit. Iniakyat. Iba yung Kristo ay dahil umakyat sa langit. Iba yung umakyat. Ito yung tawag doon natin, ay sabi siya wala. Kapag nag-rosary kayo, iniakyat. Ito yung rosary. Ang itong sa ito yung sa rosary natin, sa misteryo ng luluhati. Ang pang-apat na misteryo, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Virgin Maria. Tama ba ito? Hindi. Tama. Pag-akyat, ibig sabihin may katulong. No? Okay. Hindi ang hindi sinabi nang umakyat ang mahal na berende. Ang sabi pag-akyat. Ibig sabihin may katulong. No, may katulong sa pag-akyat. No, iba yung ascension sa assumption. Ang pag-akyat sa langit. Sa English, the assumption, hindi sinabing the ascension. No, nakita mo? Ang sabi the assumption, to assume, ibig sabihin umakyat. Eh, parang ganito yan. Bibigyan kita ng example, Bro Jojo. Nawala yata si Bro Jojo. Bro Jojo, nawala yung signal mo. Bro Jojo, mamaya ako sasagutin. No? Nawala si Bro Jojo. Yung signal niya, ayan. Bro Jojo. Ganito yan, Bro Jojo. Nawala ulit. Okay. Bro Jojo, ganito yan, no? Alimbawa, iba yung iniakyat sa umakyat. Assumption, yung tawag doon ay iniakyat or umakyat o pag-akyat. Iba yung ascension na umakyat. No? Okay. Pag sinabing, alimbawa, yung lola mo nga, iakyat mo nga sa hagdanan dahil ang lola mo hindi na makaakyat dahil uwangtig na o matanda na. May katulong. Pero ganitong pangungusap, ang galing ng lola mo, umakyat. Ibig sabihin, walang katulong kasi umakyat mag-isa. Pero pag sinabing, ang lola mo iniakyat,
Ibig sabihin, may katulong. Yun yung tinatag na assumption. Meron siyang katulong sa kanyang pag-akyat. Hindi yung sarili niya ang nag-akyat sa kanya. No, ang tawag doon ay assumption. Assume. No, kagaya nung kay Elijah, no? Iniakyat siya sa pamamagitan. Ano yung katulong ni Elijah doon? Yung ipo-ipong apoy na karuahe. Yun ang katulong niya para iakyat. At si Elijah ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng karuaheng apoy. No, ito pa. Ano pa yung assumption na nangyari? Kay Enoch. At si Enoch ay buhay na inakyat ng Diyos. May katulong. Kaya assumption yung ginamit, hindi assumption. Yun ang sagot natin, Rod Jojo. To go with. Okay. Minamali lang yung kahulugan ng ibang sekta. Dapat ang nagpapaliwanag niyang Katoliko eh. Wala naman silang aral sa assumption eh. Atin niya tayo ang mag-explain niyan, hindi sila. No? Okay. Kaya kaso, ang masakit, ang nag-i-explain yung ibang sekta, gayong tayo ang dapat may alam niya na mag-explain na minamali nila yung interpretasyon niyan. Oh, yun lang. Okay? Sir Romy, mayroon kang tanong? Sir Romy, ano? Sir Hilis, may tanong po kayo? Bro, ano lang bro? Yung ano, yung Pentecost day bro ba? Yung? Pentecost, yung ano, yung birth of that church? Oh, meron ba tayong feast dyan as Catholic? Ano, feast? Yung fiesta natin dyan ba, pag celebrate? Opo, yun. Kayo po ay meron tayong 1,980 years na. Pag kailan? Anong months yan, bro? Pagkatapos ng resurrection, bumilang tayo ng 40 days. Ay, 50 days. 50 days. Kaya 20 plus 50 pala. 50, hindi 40 days. 50, sir. 50 po. Yes, 50. 20. Kaya 20. Hindi tuloy 40 days. Naalala ko si Moses eh. At saka yung ano, no? 50. Kaya 20, no? After ng resurrection, bumilang ka ng 50 days. Doon ang ating pagdiriwang ng Pentecostes. Pero so bali, pero hindi siya fixed ang ano, date bro, hindi fixed. Hindi. Depende yan sa calendar na ang ginagamit natin doon ay lunar calendar. Yes, lunar calendar. Tandaan natin, no, mayroong lunar calendar at mayroong tinatawag na solar calendar. No, during that time, even ang mga Udyo gumagamit niyan, hindi lang tayo. Oh, pero diyan, no, di ba? During that time bro, 'di ba? Ano rin 'yan? Feast of the Jew rin 'yan, yung ano, malaking feast rin sa kanila. Ah, yung Pentecost nila, yung Feast of the Harvest ng mga Hudyo. Tama ba si Malo? Yes. Harvest Festival, no? Doon natin nakuha 'yon. Pero sa atin, ang ginagawa natin, hindi Harvest Festival. Kung hindi pinagdiriwang natin yung pagsilang ng ating simbahan. Pero yung Hudyo ngayon, bro, nagsi-celebrate pa rin sila ng Oh, yes, I think ano, yes. Sabat pero hindi Pentecost. Yun. Pentecost ang tawag nila, harvest yun, harvest. Yung mga ani nila. Pentecost. Doon natin nakuha yung salitang Pentecost, no? Days ng harvest nila. So, pareha ang pangalan, pero iba lang ang pinagdiriwang. Kanila harvest, yes, natin, the birth of church. Okay, actually, kung mabasa tayo ng CCC, ang birth ng church natin, yung na si Kristo ay nandoon sa buhay sa cross, nung pagbuhos niya ng kanyang banal na dugo at banal na tubig sa kanyang tagiliran, doon na sumilang ang simbahan. Pero ang official na ginamit natin, yung Pentecost Day, basahin mo yung CCC. Ang pagsilang ng simbahan, nandoon. Pakikita mo. Okay. Yun ang sagot to. Okay. Sige, salamat mo. Okay. Okay. Eh, tanong bro. Yes. Ano po yung tanong nyo? Actually, si Brother Mel, sumasagot po tayo. Ang hindi po edited, no? Hindi po edited yung sagot natin, no? At actual na, kung gusto niyang referensya, babasahin natin dito yung referensya, no? Hindi po tayo nagbibigay ng mga tanong. Kung ano po yung mga tanong na dumating sa atin, on the spot, sasagutin po natin dito yung mga katanungan na yan. Okay? Yes, tanong. Sir Romy. Sir Romeo. Ano po yung tanong nyo? Nagtaas na po ba yung mga bilihin ng dilata? Ako po ang magtatanong. Bili po ng Lego.
Sir Romy. Bro, may tanong. Yes. Kasi medyo mahinang signal ko, kaya ako nahirap magtanong. Okay. Sige, ngayon. Po, ano po yung tanong niyo? Tsatsagain ko lang siya. Yung pong sa Apocalypse 22:18-19, na palaging ipinipilit ng mga iglesia na ito ay para sa kanila yung hula doon. Alam mo ba, Bro Mel, ang konteksto noon sa verse na yun? Ano yung sabi doon? Basahin mo, Bro. 22. Ayun pong mag 22:18-19 po, yung magdagdag ay dadagdagan ng salot, ganun. Ayan, ang tinutukoy po doon, ang magbawas, yung magbawasan ng Revelation. No, hindi po yung lahat ng book ng Biblia. Ang sino mang magtanggal ng hula sa aklat na ito, yung Book of Revelation ang tinutukoy doon, yung aklat ng Revelation. Hindi yung buong aklat. No? Basahin mo, Sis Malo. Ang sino mang magdagdag at magbawas sa aklat ng hulang ito, tingnan mo sa Greek, Biblos or Biblion. Singular ang ginamit, hindi naman Biblia. Basahin mo. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig ng mga propesiya na nasa aklat na ito. Aklat, hindi sino sinabing mga aklat. Aklat na ito. Ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mo mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na pinabanggit dito. Kung babalik ka sa wikang Greek, ang nakasulat doon, Biblion or Biblos. Ibig sabihin, aklat. Pagka yun ay mga aklat, ang makasulat doon, tabiblia, plural. No? Okay. Kaya ang sabi, aklat na ito, ibig sabihin, the book of the revelation. Para kung magkakaroon ka ng confusion, gaya ng napag-aralan namin, back to the original language ng New Testament, at doon mo makikita ang tunay na sinasabi doon sa talata na yun. Doon mo makikita yung context ng text na yun. Biblos or Biblion ang nakasulat doon at hindi tabiblia. Kaya sablay yung sinasabi mo. Kaya nga sila incomplete. No? Masaya mo sa Greek. May Greek Bible. Kaya Biblion or Biblos. Hindi ta Biblia. Ay, yun ang sagot natin. Opo. Binasa ko nga po, Bromel, sa Hebrew, sa Greek. Ay, singular lang. Bromel, yung pong isa pa po. Yung pong kulo sa ganun din. 22 Marinig, bro. Yung robot ng espiritu ba? Ulit. Bro Romeo, pakiulit po. Nag-choppy ka. Yung pong sa yung kasintang humihinas. Hindi lang, nawala. Babalik yan. Naglalag ako. Naglalag nga. Huwag ka na mag- Naglalag ako. Tanggalin mo yung cam mo. Kasi ano po? Tanggalin mo lang yung cam mo. Serum nyo, huwag ka na mag- Serum nyo, huwag ka mag-mute. Serum nyo, huwag ka na magtaka kung bakit ka naglalag. Paalala ko lang kayo, malapit na yung election. Huwag ka na magtaka. Ayan, sige. Magsalita ka po. Romeo. Yung pong sa yan. 16-17, yung ala po. Apo, kasintahan po niya ng espiritu. Sino po yung nito ko na kasintahan? That is the bride of Christ. Yun yung church. Babasahin mo yun. Kasi kung titignan mo, Bro Romeo, yung last part nitong Revelation, makikita mo doon yung sinasabi doon yung bagong Jerusalem. Ito yung pangitain ng Panginoong Hesukristo na ito yung parang itsura ng magiging bagong Jerusalem. Yung church. At wala pong sinasabi doon na ito ay nakapatungkol sa
Alam niyo na. Sa mga iglesia ni Cristo, wala pong sinasabi na gano'n na ano. Tandaan po ninyo ang serum yun. Oh, the Bible of Apocalypse or Revelation, it is a literature apocalyptic book. No, ito ay punong-puno ng figurative at symbolical na hindi dapat nililiteral. Kaya nga tinagyang apocalyptic literature books, punong-puno ng mga literaturang simboliko at figuratibo. Okay. Thank you, Bro Mel. Yes, salamat. Salamat po, salamat. Hindi ko magtatanong magdoon. Wala namang aral ng exegesis yun eh. Hindi, ano kasi yun, bro, eh, parang kumbaga may kami nagkakaroon ng diskusyon ay medyo kumuha lang ako ng karagdagan pang kalaman para medyo masagot ko yung kanilang mga diskusyon. Yes, salamat. Oh, ulitin ko po paalala, kung gusto niyo pong matuto, magtanong ayun po kayo. Kumbaga yung po yan, eh, parang palagi kasi akong mayroong bisita rito yung mga alam mo na. Okay. Ulitin ko po. Si bro, mayroon pong alam. Page na to, eh. Doon po kayo magtanong sa mga kaparian, sa mga layman na nag-aral, wag po sa mga bumibisita sa bahay-bahay nyo na ibang sekta, ililigaw lang kayo. Ano? Niyayak nga po dito sa Zoom na to. Eh. Ayaw mo lang sa mama. Ayaw. Kasi mag-dipot lang tayo para tayo ay mas maganda. Ayaw naman nila. Ayaw. Ayan. Yes, Bro Trebias. May i-add ka po. Hey, magdadagdag lang ako doon sa sa libro ng Apocalypse. Sige, bro. Actually, tama yan. Maraming figurative yung Apocalypse. Pero isang napakagandang mensahe dito yung may bagong may bagong langit na lupa. Yes. At magkakaroon ng marriage feast. At tayo ay alam mo na walang hanggan ng may kapistahan doon dahil pinagwagian na ng kabutihan ng kasamaan. So there is a definitive triumph na nang nangyari niya. Pero isa dito na na ini-encourage din ng Apocalypse na basahin natin yung buong Biblia actually para maintindihan natin yung dulo. Kasi kung babalikan niyo yung sa Genesis, may marriage din nangyari doon eh. At nilalang yung langit at lupa, di ba? So, pumagitna ka naman, may marriage ulit doon sa dumating yung bride, si St. John naman. At napakaganda ng ano niya diyan. Correct. Yung binanggit ulit doon sa John chapter 1 verses 1 to 3 na the word, yung word ang padahilanan ng paglalang ng lahat ng mga bagay. So, 'di ba, unahan pagitna ang tawag ng typology. Dulo. Oo. So, yung ang tawag dito, yung past, yun yung magpo-foreshadow ng future. Tapos yung Apocalypse, yun yung eschatology o yung the last events. Eh, napakaganda ng Biblia na ini-encourage tayo, especially yung Apocalypse, na yun talaga yung ating target sa buhay. Yung finally magiging isa na tayo sa Panginoon at tayo makikita natin lahat ng mga mahal natin sa buhay, di ba? Mga nami-miss natin at sila na-miss din tayo, di ba? At yung gusto nating kausapin doon, di ba? Kung gusto niyo kausapin si sino ba? Si San Agustin, di ba? Si Mama Mary, di ba? Puntahan mo doon, di ba? Sa ang Panginoong Jesus, di ba? Yun yung gusto ko lang ipanasin. Ang tawag na ibang sekta diyan, yung end times, pagsasauli ng lahat ng bagay. Yun ang tawag nila, no? Tandaan natin, yung sinabing at nakita niya ang bagong langit at bagong lupa. Hindi po ibig sabihin nun na nag-create uli ang Diyos ng another creation na bagong langit, bagong lupa. Hindi yon. Ibig sabihin, transformation na kung ano yung dati niyang nilika, ibabalik niya sa original nito na ibinago ng demonyo ang kanyang plano during that time. Ibabalik niya ito kung paano during the first creation na nandoon yung katarungan, pagmamahalan, pag-ibig, walang sakit, walang anuman. Ito ay itra-transform niya uli sa ganun din. Kaya yung sinasabing bagong balangit, bagong lupa, hindi yung nangangahulugan na nag-create uli ang Diyos ng
langit at lupa. Hindi ganun yun. Ayon yan sa doktrina Kristiyana, meron ako rito, English nga lang, ang tawag doon ay nakasulat ay transformation. Okay? Hindi another creation. Sa doktrina Kristiyana yan, meron ako rito, English version. Okay? Next tanong. Tandaan niya po, no? Si Brother Mel po, gaya niyo rin tao, limitado lang din ang kaalaman ko. At hindi po ako perfecto. Kagaya rin po ako ng ninyo na nagkakamali. Kaya kung may pagkakamali ako, correction is needed but not insulted, no? Kung yun yung kalabaw, apat na paa niya, nagkakamali pa, napapa, nadudulas pa, apat na yung paa. Eh, ang paa lang ni Brother Mel, dalawa. Okay. Say, Bro Jojo, may tanong ka. Tawa si Brother Jojo. May katanungan ako, bro. Dito sa Exodus chapter 14 verse 21. Exodus chapter 14 verse 31. Anong sabi diyan? Yung ito, yung paghati sa dagat. Sa dagat ni Moses. Pinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw, sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ng tubig. Bro, ang katanungan ko kasi ang parang naisip ko eh, pag sinabing magdamag, ibig sabihin po ba, bro, yung sa panahon noon, meron na ba? 24 oras. Meron bang high tide, low tide yun? High tide, yes, wala, meron ng low tide, high tide during that time. Umiiral na yan. Kasama na yan sa paglikha ng Diyos, no? Tayo na lang ang nag-invento na lang salitang high tide at low tide. Kasi ang mundo umiikot yan eh. Sa sarili niyang axis, habang umiikot to sa center ng ating solar system, the sun is the center of the solar system, habang umiikot ang Earth sa sarili niyang axis, umiikot din to sa kanyang kinalalagyan. Gumaganon ba? Kaya meron ng high tide at low tide during that time. No? During that time, meron na yon, no? Tandaan mo, ano ba yung sinisimbolo ng tungkod na yon? Bakit may daladalang tungkod itong si Moses? Ano ba yung sinisignifies? No? Parang yung shepherds. Ano ba yung dala-dala ni Moses nung nilabas niya? Di ba mga kawan ng Diyos, yung bayan ng Diyos? Kaya siya nagsilbing shepherd during that time. Kaya siya may tungkod. At ang tungkod na yun, kung titingnan mo yung mga Israelita, ang mga Egypto, ang mga Assyrian, ang mga Babylonian, nagtatayo sila ng pilyar na mahabang ganon. Signatize yun ng authority. See? Okay. Nakita mo yung mga natin, yung mga rotonda, meron diretsyong ganon, na mga bato, yung rotonda, tingnan mo yung rotonda doon sa monumento, pa ganon, di ba? Patulis. No? Simbolo yun ng authority, simbolo yun na yung rotonda na yun ang nasasakop yun ng Manila or ng Caloocan. Kung di ako nagkakamali, Caloocan na yung monumento, no? Umiiral doon yung authority ng mayor ng Caloocan. Kaya nakita mo, matulis yung ano yon. No, yun ang simbolo noon during that time. Tingnan mo yung rotonda noon. Lahat ng rotonda, makikita mo, puro mga patulis. Wala kang makikita ang rotonda na walang monumento na matulis. Puro may mga nakatulis na ganun. Yun, ang sinisimbolo during that time ay, sandali, tamutuloy. Ibig sabihin noon ay authority. Power. Kaya nga nung tinaas niya yung ano niya, yung tungkod, nakita mo, tinaas niya yung tungkod niya para doon, no? Authority yung tinutukoy niya. Kaya naman yung ahas, saan inilagay? Sa tungkod. No? Sa tungkod mismo, inilagay mo sa iyong tungkod. No? May authority ang ibig sabihin, no? May mga significance during that time. Dapat aralin natin yan para maintindihan natin lalo yung Biblia. Hindi yung tandaan natin, gaya ng sinabi natin, no, ang ating pananampalataya ay hindi sa aklat, kundi sa salita ng Diyos, no? Our religion is not the from the book, no? It's not the book, no? Our religion is not a book, it is a word of God. Ayan, no? Taliwa sa mga Muslim, sa kanila religion of book sila. Okay. May tanong pa, bro Jojo? Meron na, umiiral na yun. Oo. Yung high tide, low tide na yun. Tayo na lang ang nagpangalan nun. Tulad na sa mga ano, yung sa simbolo ng mga doktor, yung ano ba yung... Yes. Yan, nakikita mo yun, no? Yung mga ganun, no? Pero bago ginamit ng Exodus yun, ginagamit na din ng mga ano yun, ng mga Sumerian, kung di ako magkakamala, o Assyrian, or Babylonian,
na meron silang ahas na meron nakapulupot na tungkod, i-research mo sa Google, makikita mo. Ah, okay. Oh, hindi lang kay Moses yan nakuha. Doon din sa mga Assyrian or Babylonian, kundi ako nagkakamali. Meron ako rito aklat nun eh, magkakalkal pa ako, papakita ko sa'yo. Na meron din silang, meron. No, sagana tayo dito sa referansya. No, meron. Nakakalkalin ko yan, tingnan mo. Meron na nung before Moses na gumawa ng ahas na tungkod sa ilang ang matok hindi ma yung mga Sumerian natin ng mga Babylonian, meron silang ganun. Simbolo ng kala power, ko, simbolo ng life giver. Oh. Ayun, ginamit yan ng mga doktor, tingnan mo yung doktor, yung mercury drug, di ba ganun ang ginamit nila? Oh. Di ba nagbibigay kagalingan, no? Kaya kita mo mercury, di ba? Si Mercurio yun eh, yung mercury na yun. Okay. Yun yung one of the goddess ng mga Roman or ng Greek, si Mercurio. Kaya galing sa salitang Mercury. Okay. May tanong pa, Bro Jojo? Bro Romeo. Bro Jojo. Bro Jojo. Pausap daw si Bro Jude. Bro Jo, mas maganda mag-ano kayo, maraming mga tanong no, na tanda mo gaya ng sinabi ko. Pwede nating pag-delay-nilay para pare-pareho tayo mag-a. No, tanda ang sinabi ko. Katulad nito ni kumparing Renato. Si Brother Mel, limitado lang yung kaalaman ko no, hindi ako all knowing no, God lang ang pwedeng gumawa noon. Limitado lang ako no, kagaya mo rin akong tao. Yun nga lang, ang ginamit kong memory ay 1 terabyte. Joke lang. Nag-upgrade si Brother Mel eh. Dati 500. Sabi ko na lang, sabi ko na lang, hindi ko nga lang, mga tanong pa ang mga tanong pa. Kasi ulam. Kasi bro, ano? Sige lang, mute ko muna. Hindi ko siya maayon. Sir Elise, may tanong ka? Hindi ko ma-mute. Ito kay sige bro Hilis. Ano lang. Yung sa creation bro. 'Di ba yung angel is created? Oh, created being. So in ano, kailan na napasama sa creation? Ilang days yan na ano bro, na create bro kasi wala kang pagitan ng ikalawa, ikadalawa. Unang ikalawang araw hanggang ikatlong araw. Kasi ang mga angels ay heavenly host. Kagaya lang, kasama yan, kabilang yan, sa mga heavenly bodies. Tanda mo. At nilikha niya ang mga bituin, mga nasa kalangitan, mga na ganun. Kasama yung mga angel doon. No? Sa pagitan ng una, dalawa, at hanggang ikatlong araw, doon sila na-create. Kasi during that time, lumilikha na doon ang Diyos ng mga tanglaw, mga at magkaroon, no? Na mga heavenly bodies kasama sila doon. Kaya nga tinawag sila ng mga heavenly hosts, no? Ayun 'yon. Kasama sila doon. Hindi man tinasabi mga kaya tingnan mo Sir Hayles, no? At sa Revelation, kung titingnan mo yung figurative at symbolical nito, nakita ko ang isang napakalaking bituin mula sa langit na nalaglag. Si Satanas 'yon, si Lucifer 'yon. Hayles. At nakita ko ang one-third na bituin na kinalagkad ng dragon. Mga angel ang tinutukoy doon. Na yan yung mga fallen angel na nahikayat ng lumaban sa Diyos. Yung one-third na sinima. At nakita ko ang one-third na mga bituin na kinalagkad ng buntot ng dragon. No? Yun yung mga fallen angels na nahikayat ng mag-rebelde sa Diyos. Kaya ang ating angel ay sa pagitan ng ikalawa, una at hanggang ikatlong araw sila na-create. Kasama sila sa heavenly bodies. Kaya tinawag silang heavenly host. Okay. Sige po. Yes, alam ko na kung kailan. Pero hindi sinabi kung anong taon na anong buwan, ha? Kasi ang one year kasi. Kasi ang one year sa Panginoon. It yes, might be, ano. Mo ako, anong taon yun, Brother Mel? Anong buwan? Ayun hindi ko masasagot dahil ang kalendaryo 4,121 BC na invento ng mga Egyptian, no? Kaya hindi ko masasagot anong taon, anong buwan dahil hindi ako Diyos para sabihin nyo, no? Tandaan natin, ang creation ng Diyos, hindi natin pwedeng ikapit yung sa panahon na umiiral natin ngayon. Na isang araw, Lunes, Martes, Merkules. Hindi, no? Hindi po ganun yon, no? Hindi ganun yon.
tandaan natin iba ang oras ng Diyos at iba ang ating ano, ang oras natin, ang panahon natin. The God is not hindi siya sakop ng ating time, space, matter or energy. Hindi siya pwedeng isakop noon. God is spirit. No, meron siyang sariling tinatawag nating eternity time. Na hindi natin pwedeng isama yung ating oras, alauna, alas dos, isasama natin ng Diyos. Hindi ganun yun. Na yung pag-create na yun, wag mong i-interpret yun na 24 oras dahil wala pang GMA 7 na lumilitaw doon, no? Okay. Tawa si Jojo. Okay mo, tingin mo, tingin mo. Okay. Okay. Huwag tayong puro seryoso, lagyan natin ng comedy, di ba, bro Jojo? Para maganda yung usapan. Pag seryoso ka, nasa hospital ka na yan. Oo, yung serious. Nasa ICU yung mga serious eh. Okay, bro. Yes, baka may dadagdag ka. Wala pa si brother Paquito. Anong topic yan, bro? Nakalimutan ano ko, na-miss ko. Hindi, yung tanong lang, yung tanong. Pang anong taala raw daw nilig ka ng Diyos ayon sa creation ang mga angels? Ah, basta kinreate sila. Correct. Wag mo nang tama nga naman, no? Nasabi niya, basta kinreate sila, wag mo nang problema inyo, Brylis. Sis Josephine. Ano, pero tinanong ko lang, baka meron din makulit minsan magtanong sa akin, at least alam ko. Sabi mo na lang ganito, wag mo nang problemahin yun. Ako, hindi ko pinoproblema yun. Ayos yung sagot mo, Sir Trivias. Ramon, magandang gabi. Meron ka idadagdag. Apologetic po, apologetic. Ah, sige, apologetic. Eh, nabitin ako sa ano eh, ni-review ko yung debate mo sa ano, si Yossi, si Yossi ba yun? Sige lang talaga, napakalagi talaga yung iglesia eh. Talagang, talagang true church, di ba? Alam natin talaga yung sisinungaling yung kausap ko eh, hindi true. Ang tanong ko doon, may binanggit yun ng lima eh, di ba? Sinasabi niya yung sa, di ba? May pinabi siya, local lang yun. No, local churches yan. The seven. Hindi man binanggit ko, nabitin doon. Ano ba lima na yun? Byzantine. Ah? Byzantine, Rome. Anim na, anim yun, hindi lima. Kasi napakahalaga talaga malaman ng mga katukulig din yun, mga bilang pagdepensa. Yung sasabihin ni Sis Malo, kasama rin yun Alessandria. Byzantine, Antioch. Siya nanguhula lang siya ron, hindi niya alam. Sige, Sis Malo, sabihin mo. Ang bilanggit mo, lagang ngayon, nakatayo ba ngayon yan? Yes! Yes! 23, pag susumay mo po siya, 23, right? So, Alexandrian, right? Armenian, right? Byzantine, right? Yeah. Eastern Syriac, right? West Syriac, right? And the Rome, the Latin, right? So, doon po right tayo. Yes po. So, pag magbibilangin mo po lahat yan from under Alexandrian. Right, hindi ako nagkakamali. Antioch yan eh. Tama ba? 23, yes, yes, yes. Yes, Antioch yan, yung Syria. 23, right? Hindi po yung right ah, kasi may kausap. Hindi po yung right na ano karapatan na. Ibig sabihin ng right, rito, ritual, no? R-I-T-E. Rito po, ritual. Ayan, rito. Ayan, okay. Napaganda, di. Napakaliwanag talaga na. Hindi niya masagot eh. Hula-hula lang siya, hula-hula. Kung iduduktong mo talaga siya, halatang sa Biblia lang talaga. Nagbasa lang sila sa Biblia, kinapitan nila yung sekta nila, di ba? Isipin tayo yung sinungaling. Asang tanong pa kalang tanong doon, anong turo ang sa mga rites na yon? Makikita mo ba may holy mass ba silang lahat? Meron! Ayun. Meron! Ang isang tanda talaga ng true church, malalaman talaga. Kaya lang, bro Mon, depende yung kasing rite ng itong rite ng mga Orthodox, no? Ay mga living bread, gumagamit sila ng living bread. Pero sa atin, ang living. Ang rites lang Katolik, di ba? Sabihin, binagbabasyan pa rin natin na sa utos ni Jesus. New covenant, di ba? Ang pinakahayapinadidiinan lang doon, katang mula at dugo ni Cristo. Talagang simbolo talaga ng katawan. No? Di ba? Isa sa palatandaan talaga ng true church, yung holy mass talagang sa rites. Yes, Eucharistic celebration. Correct. Kasi kailan ka sekta, kaya sa pagiging apologetic, sasablay sila dyan, kaya pag ikaw pag nakipag-debate ka agad sa mga yan, parang sino ba sekta mo, sino ba founder mo, yung laging pagdidiinan mo, gumahayaan sila maka-encount. Parang chess yan eh. Abang umatake ka, may depensa ka ng sabay-atake. Yes. Parang ang move mo, Sicilian move. Ay, Sicilian move, no?
Nagbabanggit ko ng mga Mateo, nagbabanggit ko ng mga sa New Testament. At tinatanong ko agad, sino, ano ba sekta nila? Ano ba religion nila, di ba? True church. Di ba sila yung mga true church? Ano connection mo doon? Hindi niya sasagot talaga eh. Kaya talaga sa pagiging ano, Katoliko, magaling ka lang, dapat mayroong apologetic ka talaga. Tsaka church ito, history. Oo, kailangan may church history talaga. Panindigan mo talaga. Kaya aral ka rin sa mga yung katikisim natin, napaka-importante yan. Faith, hope, love, and prayer. Siya, kailangan. Alam mo kung ano yung magandang katikisim? Yung Roman. Roman katikisim. Oo. Oh. Ang ganda nun. Hintay nyo, magkakaroon na si Brother Mel yan. Nabangan nyo. Ayun, sinaano ko lang, Brother Mel. Kasi ang maganda kasi, pinireview ko yung debate mo. Talagang na, kaya bilang... Una nga, natatawa ako. Actually, ayaw na natin pag-usapan yan. Baka sabihin, rumarabat tayo. Ayaw niya ng bishop. Umamin na may bishop siya. Alam nga, makikita mo talaga na hindi aral talaga. Hmm. Pag letra for letra talaga bumasa ang tao, hindi nagbabasa ng history. Sabay, pag for... Kaya nalungkot ako eh. Ano, mababasa ba sa Bible? Patay na. Kasi isa lang sagot yun. Mababasa rin ba sa Bible kung paano namatay lahat? Bibigyan mo sa Bible basta kung paano namatay mga apostol? Hindi lang mabibigyan paano namatay, makikita ba sa Bible? Eh doon pala, sablay lang. Kaya gamit yung referensya na talaga, history. Hmm. Kasi pag nag-letra for letra ka, si Bak ng, mga, pati ikaw madadamay sa ano eh. Yung kaingutan na kausap mo talaga, mawawala talaga. Kaya wag ka-agroon kagulo lang kung ano saan, babagigit sa rebulto. Mauwi lang sa atake lang talaga. Pero kung magaling ka doon may pesa, makikita mo kaagad yung kausap mo na nagsisinungaling. Kaya yung ganda ng debate nyo, okay na, kaya nireview ko kanina. Sabi ko na, yung mga ganang tao, dapat bilang apologetic, dapat nililigtas yung mga ganang tao kasi nagsisinungaling eh. Kasi napakabigat na ano yung pagkakasala na nga. Diba? Maghihikayat ka sa bago mong tinatag na sekta. Eh, in grasya ng mga, okay, mga bagong Katoliko na talagang Katoliko, nawawala sila sa grasya ng Diyos talaga. Pag nagkasala ka, paano mo lilinisin yung kasalanan mo? Sino ba authority sa pastor mo na pwedeng linisin yung kasalanan mo? Di ba wala? Kaya nakakalungkot. Eh, bila po lang, kaya siya inalam ko yung mga best interest pala. Salamat, salamat. Salamat, Ramon. Salamat. Okay, may tanong yes, is Jocelyn. Yes, is Jocelyn. This is Jocelyn. Hello, good evening po. Good evening. Romel, tatanong ko lang po. Sa baptism po natin, ano po yung sumisimbolo na yung sinasabi ng in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit? Tanong po ni Joel yon ni Joel. Sa Trinitarian belief natin yon, yung gano'n, yun yung credo natin eh. No? Yung Father, Son, Holy Spirit, Trinitarian natin yon, isa yun sa mga credo natin. Tingnan mo yung ating credo, nandito yung Trinitarian concept. I believe in God, the Father Almighty. I believe in Jesus Christ, no? And I believe in the Holy Spirit, no? Yun ang sinisimbolo ng ating pananampala. Yun ang credo ng ating faith. Yung ano na yun, by the power... Yes. God, the Son, the Father, the Son, at, the Holy at, Spirit. Sumisimbolin din yon yung sa baptismo natin na bakit nilalagyan ng chrism oil, nilalagyan ng mga gano'n. No? Sumisimbolo din yon na nakukuha natin yung tinatawag natin pagiging pare, hari at propeta ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Ama bilang hari, no? Si Kristo bilang propeta at bilang pare. Okay. Hindi ko pwedeng, ano, pwedeng hindi ko makuha kasi yung tanong ni Sister Jocelyn. Ano daw sinisimbolo ng Father, Son, Holy Spirit sa bautismo, no? Sabi ko ito yung ating mismong laman mismo ng ating credo sa simbahang Katoliko, yung Apostles' Creed. Kung no, ako sa aking ano, sa aking marami kasing ano yun, napakalalim na misteryo kasi yung baptism. Hindi natin kayang ano yan, arupin. Pero yung isa dito, bakit in the name of the Father, ang isang kadahilanan yan ay yung anak mo sa laman, ngayon ay magiging anak na siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So hindi mo na siya... kumbaga, parang magiging adopted sana tayo ng Diyos. Anak na siya ng Diyos. Hmm. As spiritual ha, hindi literal ha. Spiritual. As ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Yun yung isa sa kadahilanan na kailangan banggitin yun. Kung di ba banggitin yun, hindi siya magiging anak ng Diyos.
Yun po. Yes, correct. Na nagiging kabahagi tayo ng simbahang Pinoy na Catholic. Babasahin ko yung kay Father Abriol. Yes. Ito yun na sa ano ang sakramento ng binyag? Sabi dito, ang binyag ay sakramentong nagbibigay. Pakita mo muna yung box para makita nila yung referensya natin. Ito po yung nagkagulo kami ng INC. Para baka meron kayo niyan, huwag niya itatapon, magagamit. Sira-sira na, sobrang tagal. O, tago niyo yan, napakaganda niyan, ginagamit nila. Ginagamit po natin. Nila to. Ginagamit nila. Kaya kung meron kayo niyan, huwag niyang pamimigay, makagamit. Anong libro po yan? Kay Mayan, bro, kahit sa co-morder, wala na niya. Pero may new ano to edition, pero same pa rin ang katotohanan. Kahit yung new edition, wala na. Out of stock na rin. Tinignan ko na lang sa lahat ng simple. Inuubos nila. Oo, wala na. Ginagamit nung iba. Ang binyag ay sakramentong nagbibigay sa atin ng buhay ng Diyos upang masanib sa katawang mistiko ni Kristo. Ano ang ginagawa sa atin ni Kristo kung binibinyagan tayo? Dahil sa buhay ng Diyos na binibigay sa atin, ay nagiging anak sa turing, tama? Adapted son. Yes. At nananahan sa ating kalooban ang tatlong persona. Sabi dito, kasama nito ay binibigyan din tayo ng mga ibang biyaya upang sumampalataya, umasa at umibig sa Diyos bilang mga anak niya sa ikauulad ng buhay ng Diyos o grasyang nagpapabanal. So meaning, yun po yun, nagiging adopted son tayo at tayo ay, sabi nga, nananahan sa atin yung kalooban ng tatlong persona. Sa atin. So, yun po yun. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin na gumagalaw sa buhay natin ang tatlong persona, kung paano po siya gumagalaw sa isang bagong, sabi nga, sa isang bagong adopted son of maging kabahagi ng katawang mistiko ng ating Panginoong Heso Kristo. So siya po yung gagalaw sa atin. So sabi nga, bata, hindi naman niya pamaintindihan. Kaya nga po nandun yung magulang at mga ninong at ninang, sila yung magpapayaman sa pananampalataya na tinanggap ng bata na bininyagan sa tulong ng mga ninong, ninang at magulang, ang Holy Spirit ay gagalaw. So kailangan po may partisipasyon po, hindi po yung ang ninang nandun lang para magbigay ng pera. Kung hindi, magiging gabay din niya ito sa kanyang buhay, pananampalataya. So, yun. Okay, salamat. Sis Jocelyn, ano ba tawag doon sa nag-aano ng DNA? Mga doktor na bihasa sa DNA? Ano tawag doon? Tanong mo doon, ang tao mayroong tatlong uri ng DNA sa katawan. Iba tatlong uri ng DNA ang ating katawan, mayroong tatlong uri. Tingnan mo. Parang geneticist yata yung scientist na yun. Mayroong tatlong uri ang tao ng tatlong ng DNA sa ating katawan. No? Mag-research ka, tingnan mo. Kaya nga, bautismans mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang ating katawan nagtataglay ng tatlong klase ng DNA. Sabi ni Amado Vera, no, sa kanyang kapero, kanya, may pelikula po ba na Book of na Enoch movie? Meron ako napanood niyan eh. Hindi lang, gawa ng protestante yan. Pero para sa mga pasalin-salin na kwento, nagkaroon daw, hindi totoo kasi merong daw, nagkaroon daw ng crossbreeding ang mga angels at mga daughters of men. Daw lang po yon, ikaw na may sabi, no, Amado Vera, no, wala pong ganun. Ang mga angel po ay espirito, no? Yung babasahin nila dun sa Genesis, ano ba yung chapter na yun? Nakalimutan ko na. At nakita ng mga anak ng Diyos, ang mga anak ng tao at sila ay nagsipag-asawa. Yung anak ng Diyos na tinutukoy dun, ang tinutukoy dun, yung lahi ni Seth. Dahil yung lahi ni Seth, tinatawag ng mga anak ng Diyos at yung anak ng tao doon ay yung lahi ni Cain.
Tingnan mo yung exegetical no, no? Tandaan, pag sinabing anak ng Diyos, titingnan mo kung paano ito ginagamit. Ito ba ay kumakapit sa mga angels? Ito ba ay kumakapit sa mga mighty warrior? Ito ba ay kumakapit doon sa angkaniset? Ganun po ang pag-a-identify ng salitang Son of God. Ikaw pwede kang si Alexander the Great, tinawag na Son of God. No? Bakit? Kasi siya isang magaling na emperador na mandirigma. No? Kapag during that time, ikaw ay very talented, sabi nga, talentado, no? Hindi ako nagmumura, no? Talentadong tao, matatawag kang Son of God during that time. Kaya alamin natin yung salitang Son of God, kung paano to ina-apply, depende sa text na babasahin mo sa Biblia. Ang mga anghel kailanman ay walang kasarian yan at walang mga similya yan kagaya ng tao at hindi pwedeng magkatawang tao yan. Si Kristo lang ang nakagawa nun. Yun ang sagot natin. Kaya nga incarnation eh. Incarne, karne, no? Incarne. Yung galing sa salitang karna, no? Laman, nagsalaman ang Diyos, nagkatawang tao ang Diyos, incarne. Yan yan. So parang parang yes. Ano din yan eh. Tama ang sinabi ni Sister Isis, no? Si Bless and Emmerich. May sinasabi siya na yan sa book sa nakita niya sa bisyang pinaka-neso sa kanya, no? Walang ano ang Diyos, walang kasarian. At yan ay mga espiritu ang naglilingkod sa kanya ayon sa Hebreo, no? Babasahin chapter 1. Verse 8, 9, 10, 11, and the following. At ginawa niya ang mga anghel, naningas ng apoy at mga espiritong naglilingkod sa kanya. Hindi niya sinabing ang mga anghel ay pwede rin magkatawang tao. Walang ganun. Kaya titingnan natin yung salitang anak ng Diyos. Ikaw, pwede ka rin tawagin anak ng Diyos, no? As adopted son. Gaya ng sa pamamagitan ng binyag, tayo itinuturing ng mga anak ng Diyos. Ibig ba sabihin, anghel ka? Hindi, adopted son ka, no? Yan ang sagot natin. Pero kung manunod sa mga gawa ng protestante, panoorin mo yung gawa ng katoliko. Para, walang pinagkaiba yun doon sa, ano, sa serpent seed. Oo. So, yun yung alamat ng tao by end times. Pansin mo yung sinanonod na superbook. Nakita mo doon yung ahas nagsasalita ni Lutero. Kaya nung meron ako nakausap na isang CFD, hindi ko na sasabihin kung anong CFD to, ha. Sabi nga na, nandoon nga, ginapangan nga ng ahas yung puno eh. Ha? Sabi ko, nanonood ka na superbook. Tawanan dito. Ginapangan daw ng ahas yung puno. Mahirap po na hindi tayo nag-aaral ng saysayan. Pero mga superbook, para maintindihan natin yung mga kwento nang nando doon sa Biblia. Kaya nagkaroon ng mga anime na mga may superbook para madali natin maintindihan kung ano ang mga sinisignifies doon sa Bible. Ang kaso nililiteral, no? Yun yun. Oh, okay. Hindi naman yun eh. Tama naman eh. Superbook hindi Catholic yun. Protestante ang bumanat nun. Manood kayo ng EWTN yan, Catholic yan. Okay, may tanong? Hanggang muna itong kay ano. Ay, wait lang po, baka magtampot si kumparing Renato. Dalawang tanong na lang kasi it's already 10 o'clock na. Tanong po, ano ang kaibahan ng unified one sa numeric one? Parang oneness. Oneness, pag sinabing unity means kaisahan, no? Unified kaisahan. So another term, ano synonyms? Kasamahan or yung tinatawag nating oneness. Ibig sabihin unity, kaisahan. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay literary numerical na absolutely one. Kaya nga, unity means kaisahan. Yun ang sagot ko. Okay, pag sinabing numerically one, understood na isa talaga, absolutely one. Ano ba, one. One boy. Absolutely one boy yan. Oh. The unity of boy. Ah, hindi yan isa. May kasamahan. Oh. Di ba? Yun para sa akin. Kung ako yung mali, i-correct niya po ako. No? Pag sinabi kasing unified, may kasama yan. Kaya nga unity, unified. Kaisahan, kasamahan. No? Hindi yan literary. Yung numeric.
Ang Diyos, hindi natin pwedeng bilangin na numerical na kagaya natin. Hindi sakop ng wala Diyos. Wala naman nakalagay ko na yung Diyos. Parang tinatanong lang niya yung parang meaning nito. Kasi may apply yung Trinity, ang Diyos daw tatlo. Hindi ganun yun. No? Huwag natin gamitin yung mathematics natin wala. Para isama yung Diyos. Diyon, hindi sakop ng mathematics na ang Diyos natin dun sa kanyang magiging Diyos yung mathematics natin. Pantao po yung mathematics ina-apply. Hindi mo pwedeng isama yung Diyos sa mathematics natin ginagamit na 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Hindi ganun yun. Hindi, at tinatanong niya. Pinapaliwanag ko lang, no? Hindi sakop ang Diyos ng matter, time, space, and energy. Kaya kung gagamitin natin yung ang Diyos, 2, 3, 4, 5, hindi pwedeng isama yung Diyos doon sa mathematics na ganun pagbibilang. Yan ang sagot natin. Sinabi na pinaliwanag ko na si Smalo, unified, yun sabihin, kaisahan, kasamahan, hindi yan absolutely one. Yun ang sagot natin. Kaya nagbigay ako ng example about yun sa oneness or yung Trinitarian, yun ang ibig kong sabihin. Yung numerical one, so parang ano yan eh, code, isa. Parang something ganun. Hindi numerical. Numerical. Number. Number one. Numerical number means number one. Code. Something ganun. Number, no? Wala si Sir Manny. Mas maganda kasi philosophically pwede niya i-apply doon at saka theologically, no? Ay, ano, papasok dito yan. Baka busy lang, no? Okay. Sabi ni Sister Reese, read po kayo sa book ni Blessed Anne Emmerich. Pababasa niya yan. Question po. Correct. Nandoon yan, no? Actually, yung Book of Enoch, no, hindi yan tinanggap ng simbahang Katoliko as a canon, no? Pero hindi ibig sabihin ay ini-chapera na huwag paniniwalaan. Kasi doon sa Jude, meron doon galing sa Book of Enoch na nakalagay sa Jude, no? Tandaan natin, pwede rin niya as a reference, no? But not a whole. Kasi meron mga spurious writing yung Book of Enoch na nakasulat doon, no? Yun ang sagot natin doon. Okay. Okay, Sis Malo, last question before our closing time. May tanong pa po. Wala na. Ako po. Ako may tanong po. Pa. Ah, si Bro Jojo. Si Bro Jojo. Bro Jojo. Po, yung banggit po talagang ano, yung ano ba talagang tunay na banggit? Kasi may ano daw? Yung tunay na? Tulad ng sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pwede yun. Pero yung may kasama tayong Katoliko, pag bubanggit sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, tanggap ba yun? Parehas lang naman yun. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Tingnan mo. Question na ako dyan dun sa prayer. Hindi sinabing, Bro Jojo, hindi sinabing in the names. Ang sinabi in the name, no? In the name. Nakita mo, no? Bakit ganun? Tatlo tapos ang ginamit, name. Singular one, name. Dapat in the names of the Father. Di ba? Bakit name? Singular. Kaya nga meron tayong three person in one God. No? Doon natin makikita. Kaya kung gumamit ka ng sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, walang problema. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo, walang problema. No? Dahil hindi tayo nalilito dyan. Eh. Sila lang ang nalilito sa doktrina at konsepto ng Trinity. Dahil tayo, naiintindihan natin yan. Dahil yan ay ating dogma at doktrina natin yan. Kasi ang dulo, bro, yung Diyos Espiritu Santo, ang naging, ang dulo kasi, ang Espiritu Santo ang naging Diyos, tapos yung Ama, Anak, hindi na sa Diyos. Ay, sinapa, walang problema yung pag sinabing Diyos, understood, kasama na sila dun. Hindi yung Espiritu Santo lang ang tinutukoy na Diyos dun. Halimbawa, sinabi ko, ang ating Panginoong Diyos, wala akong binanggit kung sino, consider Ama, Anak, Espiritu Santo yun. Okay. Like for example, yung pag napupunan nyo po kapag ako'y nagpe-pray. Hindi siya pwedeng pag-iwahiwala yun. Ha? Okay. No? Napupunan nyo po kapag ako'y nagpe-pray. Di po ba? Ako'y ganun din eh. Ganun din. So, dun sa unahan ng prayer ko, nandun po yung Trinity. Kung titignan nyo po, di po ba, Panginoon naming Diyos, Amang Banal, di po ba, parang humihiling tayo dun sa Ama na salamat po sa lahat ng mga biyaya. Then, pagdating dun sa hulihan,
ano nga ba to? Ito po ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ayan. Kasama ng Diyos Espiritu Santo. It doesn't mean na yung Espiritu lang doon yung Diyos. Pero kasi kung isa kang believer na yung Trinity na ito, ay makikita mo doon sa dasal na yun, it means sila lahat yun. So, may nagkakamali ka, dapat daw hindi ito. Parable yun, bro. Hindi pwedeng pag-iwahiwala yan. Ayun yung sisisi natin, tinalakay na natin dito yan. Yes. Tsaka yung sa Greek na salitang onoma. Name. Name. Onoma. Yes. Same lang siya. Yung salitang onoma na yun ay same lang po yun. Iisa po yun. Iisa yun. Pag sa'yo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu sa... One lang talaga siya. Onoma. So may malalim na meaning po yun dun sa Greek grammar. So pag nalilito ka, gaya na sinabi ko, back to the original language ng Bible. Either sa Old Testament, Hebrew, sa New Testament, Greek, para hindi ka malito, bro. No? Meron namang interlinear na nando dun. No? Kaya lang, titingnan mo kung paano ginagamit yung grammatical ng role ng Hebrew at saka Greek. Payo ko lang sa'yo, kung meron kang makikita ganito, matututo pa dito, yung pinapakita ko. Nandito yung paano ginagamit yung mga grammatical nila. The introduction to the Biblical Hebrew, the introduction to the New Testament Greek. Maiintindihan mo yung paano ginagamit yung mga ganun. Para pagbalik mo sa Greek language at Hebrew language, hindi ka magugoyo ng mga ibang sekta. No, kahit saan ka palusutin, hindi sila makakalusot. Ako po sa aking prayer ko, nandun ang Trinity. Sa aking prayer po, ha. Okay, but, salamat. Bro Trebles, may dadagdag ka bago tayo mag-closing at saka si Bro. Babalikan ko lang yung tanong ni Brother. Parang ang tanong ni Brother, confusion doon sa tamang paggamit ng ano ng Trinitarian. Pag-address ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at yung isa naman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Tama po ba, Brother Jojo? Oh, tama bro. Tempo. Oo. Sa tingin ko may pagka-awkward dun sa ano dun sa pangalawa, yung huli. Kasi binanggit niya ng Diyos Espiritu Santo, yung Ama hindi niya binanggit ng Diyos Ama. Kung ako tatanungin mo, kung gagamit ako ng Diyos Espiritu Santo, ang ganito yung babanggitin ko. Sa ngalan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo, para ano ba? Para may consistency dun sa address mo. Diba? At doon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, given naman na ano yun, na Diyos yung tatlo. Yun ang po masasabi ko. Yung sinabi nyo na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, may pagka-awkward doon eh. Ito bro, Jojo, kung meron kang unang Corinthians chapter 12 verse 4 and the following verse para hindi ka na malalito sa Ama, Anak, Espiritu Santo, no? Now there are diversity of gifts but the same Spirit. Espiritu Santo, Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, same Spirit, sabi, no? And there are diversity of admiration but the same Lord. Lord God Jesus, Lord God the Father, Lord the Holy Spirit, may mababasa ka no? No? Panginoon ng Espiritu, no? Merong mga ganon. But the same Lord, number 6. And there are the diversity of operation but it is the same God which work all in all. Kung may nabasa ka ng Espiritu ng Panginoon, ayan, Panginoong Heso Kristo, Panginoong Diyos Ama, same Lord lang din yun. No? Espiritu ni Kristo, Espiritu Santo, Espiritu ng Ama, same Spirit lang yun. Pinaliwanag yan ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto, chapter 12, verse 4 hanggang 6. But the same Lord, but the same God, but the same Spirit. Yun na. Bro Edward, bago tayo mag-close. Nakakita po ha. Yung sa pagtanda na ko sa In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dinidivide yung isang sentence sa bawat phrasal. Pero iisang sentence. Kaya hindi sa Holy Trinity. Iisang Diyos na may tatlong persona.
So ang Diyos Ama ang siyang lumikha ng panahon. So kaya niyang pumasok sa panahon at tumabas sa panahon. Kasi siyang lumikha eh. So alam niya yung inaharap, yung mangyayari pa lang. Pwera lang si Jesus. Kasi si Diyos Ama ang magsasabi kay Jesus kung kailan ang kanyang muling pagdating sa katapusan ng panahon, na ang Panginoon Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Hindi yung mga kung sino-sino. Kahit si Mama Mary, di niya rin alam. Kahit ang mga Arkanghel, di rin alam. Bukatanging ang Panginoon Diyos Ama lamang ang nakakaalam yun. Kung kailan darating si Jesus ulit dito sa lupa, sa katapusan ng panahon. Amen. Okay, salamat. Sabi ng Jude, kasama ang mga laksa-laksang banal, darating ang Panginoon. Okay? Amen. Okay? Is Malo? Let's pray. Ikaklaro ko lang dito para kasi nakaklaro. No? Siguro may nako-confuse dun sa akin. Hindi niyo po ba napapansin kapag nagpe-pray ako, sa unahan po, nakalagay doon makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Diyos Ama, sinasambat ni luluwalhati ka po namin. Then sa bottom nga nakalagay doon, ito po ay aming samot na langin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus kasama ng Diyos Espiritu Santo. Kung yung Espiritu Santo na yon, sinasabi natin ang Diyos ay makapangyarihan. So, di ba? So, it doesn't mean na binanggit ko yung, hindi ko binanggit yung Diyos dun sa dalawa, hindi naman makapangyarihan yung Diyos Ama. So Diyos, nakapaloob doon yung kapangyarihan niya. Diba? At the same. So, tama yung sabi ni Bromel doon sa Corinthians na same spirit siya. Same spirit. So yung dalawa, binanggit ko ng makapangyarihan. Doon sa last part noon ay Diyos Espiritu Santo. Doon sa pagbanggit mo ng Diyos Espiritu Santo, yung Diyos na yon nakapaloob pa rin yung kapangyarihan niya. So same. Kaya nga inseparable yan ayon sa CCC. Oh, yes. Hindi pwedeng paghiwa-hiwala yung Diyos nila. Oh. But in ano sila, no? Iba't iba sila ng persona. Iba yung persona ng Ama. Iba yung persona ng Anak. Iba sila. No? Pero yun ay mga pare-parehong persona yun. Persona ng Ama. Pare-pareho silang persona. But iba't iba ang kanilang pagiging persona na Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero yung Ama, persona din. Yung Anak, persona. Yung Espiritu Santo, persona. No? Pare-pareho silang persona. No? Pero magkakaiba nga lang ang kanilang pagiging persona. Iba yung persona ng Ama, iba yung persona ng Anak, iba yung persona ng Espiritu Santo. But sila ay mga personang pare-pareho. Okay, na baka magkaroon ng question, no? Tapos iba-iba, tapos pare-pareho, no? Parang gano'n, hindi yun, no? Sabi ko, pare-pareho silang persona, pero yung kanilang pagiging persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, doon sila nagkakaiba. Iba yung persona ng Ama, iba yung persona ng Anak, iba yung persona ng Espiritu Santo. Ba't sila ay mga personang pare-pareho? Okay. Ito, last na natin kay Sisterista, no? Bro, ay ano to? Sis Malo and Bromel, pwede mag-ask Luke chapter 21 verse 29 to 33. Pwede ng further explanation. Thank you. Ito mag-explain yan. Okay, basahin mo at then you're explain. Then ako na yung susunod. Sabi dito, at sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghaga. So talinghaga po ha. Parable. Tignan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ngunit naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa saninlahing ito. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. So in one sentence, meaning na lalaho ang lahat ng mga bagay dito sa buhay natin sa lupa
lahat ng bagay na nakikita natin parang lumipas man, parang lumipas man ang mahabang panahon, yeah. Ang mahabang panahon na ma, but the word pero, of God prevails. Yes. Yung salita ng Diyos, yung paghahari ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Kaya tingnan mo yung egos. Dito may egos sa atin, no? Literally, titingnan natin yung karakter nitong puno ng egos. Kung sino yung tagatanay dyan o kung sino may yung naninira malapit sa bundok, nakita niya yung egos na kumpul-kumpul na mga bunga. Pagdating ng ano yan, mga nalalagasan ng mga dahon yan, no? Kaya yung egos kasi during that time sa Palestinian, meron yan, ewan ko ngayon kung marami pa dyan, no? Pero kung titingnan mo, during that time, saganang-sagana din yan during that time. Kaya ginagamit yan ni Jesus na parable ng egos, no? At yung pagkukurs niya dun sa puno ng egos na pagpunta niya, walang bunga, no? Tingnan mo yung ano, no, nung significance, no? Biroy mo, pagkita niya, nagugutom siya kasi nakakain yung egos doon. Sabi niya, wala kang bunga mula ngayon, kailanman hindi ka na mamumunga, no? No, wag mong ililiteral yun, may kahulugan yun. Dahil kung yun ay talagang kinurs ng Diyos, tingnan mo ngayon yung lahat ng mga egos, namumunga pa rin hanggang ngayon. Yan ang dapat nating inaaral, no? Okay? Kasi sinumpa mo na yun, Diyos ang nagsalita. Biro mo, Diyos yung puno niya, delika niya, sinusumpa niya. Hindi gano'n ang interpretasyon nun. Okay? Salamat. Sis Malo? Oh yes, tama. Yung katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi pwedeng lumipas. So, yun po yun. Pwedeng lumipas sa atin ang lahat-lahat ng bagay nito. Pero yung katotohanan ng Diyos na salita ng Diyos na maghahari sa atin ay hindi pwedeng lumipas. Amen? Kanta yun eh. Kanta yun sa ano, yung Trusting Crown, di ba? Who am I? Di ba? Kanta yun. Dando din sa Isaiah, yung kinote na yun na ano, di ba? The grass faded, di ba? Di ba? The flower be faded, yung mga ganon. But the Lord of, di ba? Hindi nga lang ako magaling kumanta. Pasensya. Okay? Let us pray na. Closing. Salamat kay Sis Jocelyn Narvaez sa napakagandang tanong. Pedro Amado Berna Hernandez. Yes. Sa sharing po ni Sister Ray. Yes, sa sharing niya kay Trevia, kay Bro Trevias. No? Sir, sana bukas meron ulit. Donald Gripalda, Sister Riz, Brother John, Sir Helis, Bro Eduardo, Sir Romy, Brother Mon, at kay Adelberto, kay Jojo Restena, at kay Sis Angie Maratas. Salamat po at ganun din sa mga viewer natin na nasa labas. Salamat. Bukas po. Baka pumatuloy yung aming debate na yung pumasok dito si Sandrix na hanggang ngayon ay hindi matahimik dun sa ano ng purgatorio, hinahamon tayo. So pinagbigyan naman siya ng deadbon at sinit. Alas 12 hanggang alas 2 po. Naka-live po tayo dito no, bukas po pag natuloy, no? Bukas ng tanghali. Tanghali, 12 to 2, no? Salamat po. Okay, ang lahat ng kapurian, kaluwalhatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. So Bro Jomar Parapila, bukas na po namin ito sasagot. So sana pasok ka dito or nood ka lang po. So bukas, naka-screenshot na po yung tanong. Ano ba yung tanong niya? Ano ba yung tanong niya? Sino daw ang nag-umpisa ng sign of the cross pag nag-pray? Yung mga early Christian, meron ako rito, no, meron ako dito, na yung tinatawing nating the lost book of the Bible during the early Christian church, nagsasign of the cross na sila during the early Christian, sa panahon pa rin ng mga apostol, nagsasign of the cross na yan, the lost book of the Bible, yung Paul and Thecla, Paul and Seneca, siguro bagong pandinig nila yung the Paul and Thecla, hindi yung Goryeo and Thecla, Paul and Thecla, no? Paul and Seneca, nando doon yung mga nagsasign of the cross na ang mga follower ni Kristo. No? Bukas sasagutin at bibigay ko yung talata doon sa Paul and Thecla at kay Paul and Seneca. Nando doon yung mababasa sa The Lost Book of the Bible. Okay? Ayan, sinagot ko na. Baka sabihin, makahalugugin pa natin. No? Hindi. No? On the spot, sumasagot po kami rito na hindi na namin kailangan maghalugug. Kaya lang namin naghahalugog para maipakita na iyan ay tunay na talagang meron tayong binabasang referensya. Okay? Salamat. Salamat. Bro Raya, bukas na rin yun sa'yo.
O sa JC tatanong natin. So bukas bro Ryan. So sana pasok ka dito. Thank you. Maraming salamat po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nagtanong, syempre isa itong pagbabahagi para mapagnilay-nilayan po natin. So nagkakaroon po tayo ng pag-aaral kapag merong nagtatanong. So salamat po sa lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos at bukas pong muli sa ating Alamin Live Q&A. So let's pray na po. So abangan niyo po yung debate. Yes po. Ang debate nyo hindi pwedeng i-live sa Zoom? Naka-live po. Naka-mute na bro, Mel. Alas 12. So yun ang nakaset sa ano kasi may ibang debate po yata. Alas 12 ng... Alas 12? Yes, ganito po. Naka-live. Tayo, naka-live po tayo sa Indifference of the Truth. Naka-live din po sa DevCon. Alas 12. Opo, tanghali. Kasi so, yun yung, po yung pinigay na oras ni ano. Kasi yung si Sandrix ba, marami daw manonood sa kanya. Paano daw makapasok? Sabi lang po yun, ma'am. Mag-ignorin niyo lang po. Okay lang po. Sa ilalay po natin dito yan, alas 12 ng tanghali hanggang alas 12. Kung sa messenger room, ipapasa ko po yung ano, kung ipapasa ni Ray. So, kung mahal, mag-uusap pa po kami ni Bro Raya kung sa messenger room nila or sa Zoom po natin. Okay po? Basta ipapasa ko po sa inyo, then bigay nyo na lang sa kanila. Mahala na po siya magbigay. Ang sabi ko sa kanya, pwede yung pumasok yung mga kasamahan mo, pero patakaran and defense, walang magsasalita. Yes po, kontrolado po naman. Sabi ko, off lahat. Mute. Off ang camera. Mute po yan, pwede na naman silang patarsikin pag manggugulo eh. Ganun lang po yan, ma'am. Sige. Okay, ganun po, ipapasa ko na lang. Either po message room or yung ating Zoom. Okay po? Sige, thank you. So, isang paglilinaw po ito sa atin bukas ng ating dalawang debatista ukol sa ating pinananampalatayan. So maraming salamat po and let's pray na po para sa ating pagtatapos. So Bro Ryan, bukas na po ano? Asensya na. Sige. And okay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, niluluwalhat at sinasambukan po namin Ama. Sa maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa paggabay ng iyong banal na Espiritu upang kami turuan at gabayan sa lahat po ng aming mga pag-aaral na ginagawa nito sa iyong banal na salita. Nawa ang lahat po ng aming mga natutunan ay tumimo sa aming isip, sa aming puso upang ang lahat ng ito ay aming maisagawa at makapagpalakas po ito ng aming pananampalataya. Panginoon, ikaw na pong bahala sa bawat isa sa amin. Patnubayan at gabayan mo po kami. So, upat na ganun din po yung aming mga kapatid na humihiling ng Panginoon, ingatan sa bawat isa sa amin. Patnubayan at gabayan mo po kami. So, upat na ganun din po yung aming mga kapatid na humihiling at ganoon din Panginoon ang mga kahilingan po ng aming mga kapatid para po sa kanilang mga karamdaman, kahilingan sa buhay at ganoon din yung aming mga kapatid na luwalhatin at patawarin ng mga kasalanan ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, isinasamo po namin ang lahat ng ito. At ganoon din papaghariin mo po sa bawat isa sa amin ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan upang lubos po kami Panginoon na makasunod sa iyo at makaisa sa iyong misyon. Salamat aming Panginoong Diyos sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong banal na salita na nagiging tanglaw namin sa landasin ng aming buhay.
Salamat po, Panginoon, at ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan, at sa walang sawang pamamagitan po ng aming inang Berheng Maria at ng kanyang sposong si San Jose, at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan. Bukas po muli, ayan. So, abangan niyo po yung debate natin. Ay, debate po bukas. 12 o'clock po yata. So, salamat po. Thank you. Pakiala lang po yung session, ah. Opo. Thank you.